Sige po. Amen. So welcome po sa Jesus Christ, our Hope and Redeemer Church. Kung kayo po ay familiar po sa YouTube, pwede niyo pong panoorin muli ang seminar na ito sa YouTube after a week po. Kaya po may mga camera po tayo. Hanapin niyo lang po yung JCOHAR TV. Amen. Okay? Handa na ba tayong lahat? Hindi po. Mari po ba tayong tumayo? Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Amen. Siya nga pala, ako po si Brother JM. Kung di nyo po pa po kilala, ako po ang music director ng church na ito. Hallelujah. Kay sarap. Amen. Kay sarap na magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi po tayo magsasawa, hindi po tayo mangingimi. Amen. Na lagi pong magbabad sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya po tayo narito para po magbabad sa kanyang salita at sa kanyang presensya. Amen. Banda ba na tayo? Hindi po. Oh,
Sabay-sabay po tayong simigaw ng hallelujah! Okay, bago tayo magpatuloy sa ilang marubdob na awitin para sa Panginoon, tawagin natin si Pastor Dominador Managi and for a word of prayer. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umaga. Sabagat minsan pa ay sinamahan mo kami upang kami ay marating sa lugar na ito sa layunin na magkaroon ng seminar upang panagdagan ang aming karunungan at kalamanan nagmumula sa iyo upang ito ay magamit namin sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mo lahat ng bahagi ng gawain ito upang ikaw ay maluwalhati at ikit sa lahat kami ay magkakaisa. Ituon namin aming pag-iisip namin sa iyo, sa iyong mga salita na aming mapakinggan, mapag-aralan, upang sa ganun ito ay mga instrumento namin na maipalaganap ang iyong ebanghelyo sa bawat isa. Maraming mga kaluluwa na dapat naming puntahan at hanapin ang mga nawala upang dalhin sa iyong kaharian. Muli sa oras nito ay binibigay namin lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Never before.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The Bless your holy name. Hallelujah. And
And all the people say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. We may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa worship team po. We have a wonderful worship team led by Brother JM. Sige po, isa pang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So, to get us started, ngayon pong araw na ito, tayo po'y naghanda para sa isa pong seminar na pinamagatang pong Bible Relevance in Modern Times. Ito po'y dala-dala po ng Philippine Bible Society at ang ating pong seminar na dubbed as BRIMS, no? Ito po'y blessing sa ating lahat. Blessing nga ba ito para sa atin? Kung blessing po, palakpakan muli natin ng Panginoon. But before we go to work, hayaan niyo po munang tayo pong lahat ay formal na ma-welcome ng ating pong host church ngayon. Nasaan ba kayo? Alam niyo ba kung nasaan kayo ngayon? Tanungin mo ang katabi mo, alam niyo ba kung nasaan kayo ngayon? O, sabihin mo sa katabi mo, nasa langit ka ngayon. Hallelujah. So, meron pang bakanting upan sa harap. Mas maganda po pag nasa harap tayo, occupied lahat, eh, no? Gusto nyo ba yung nagsasalita sa inyo, walang pustiso, bungi-bungi? Parang hindi nyo gusto, no? And tingin ko dito parang bungi-bungi, eh, no? But why don't we occupy the seats in front? No, we can occupy the seats in front. Mas maganda pong tingnan. Ayan. Ayan. Talaga naman si Pastor Ricky, ano? Si Pastor Jenna. Dito kayo, liga. Yung isang unahan. Ang mga pogi pang unahan yan, eh. Okay, so this morning, we are blessed because hosted po tayo ng church na ito. At ayan, nakikita niyo sa screen, Jesus Christ, our hope and redeemer. For short, JCOHAR. And this church has been a blessing to the body of Christ. Sila po yung, para sa kaalaman ng lahat, sila po yung umiikot every third Sunday sa mga churches po sa body of Christ, particularly sa Samaku, para po mag-conduct ng video coverage on YouTube. So, right? No. So, yung nakita niyo pong nag-keyboard dito, yung mamang yon, siya po yung talagang in charge doon sa, because he's working sa IBC 13, no? So, bihasa sila sa mga coverage na sa media. Okay, kung hindi pa kayo nadadalaw po ng kanilang coverage, please let us know. And one of these days, baka sa church nyo po mag-cover ang JCOHAR para ilagay sa YouTube at makita po ang inyong church, ang inyong message, ang inyong preaching, ang inyong worship, praise and worship sa buong mundo, hindi lamang po sa Pilipinas. Kung blessing ito sa body of Christ, palakpakan natin ang Panginoon. Dapat ang gawain po natin, gagawin sa Montalban, doon po sa church ni Pastor Marby. Pero nung malaman po ng mga kapatid natin from JCOHAR na meron pong seminar, talaga pong nakipag-usap sa atin na dito gawin. Dahil po, this church would love to have the body of Christ in their place. So, without much ado, allow the man of the house to welcome you wholeheartedly in this place. May I call on the pastor, none other than Pastor Rafe Alatraka. Thank you, Pastor. Not man of the house. I am not the man of the house. Well, I welcome you on the behalf of Samaco and JCOHAR Church. We welcome each one of you. It is a pleasure to offer the place for any seminar. It is a blessing to us. And may narinig ako na nawawala sila dahil walang signage. Kaya Pastor Rani, saan ka? Sige na. Gagawa na ng signage doon sa harap para ang ating mga kapastoran at yung dadalo sa seminar na ganito ay hindi na po mawawala. Okay. Maraming salamat sa inyong pagdalo. God bless us all. Thank you very much. Okay. In addition to the blessing po ng church na ito, yung kanila pong
Itong church na ito operates a school by the name of Moses Cradle Christian Academy. Okay, so marami pong estudyante. Many years back, nakita po namin yung humble beginnings po ng fellowship na ito. So noon, wala pa ito. Makikita nyo lamang po yung doon sa baba, pero God has been faithful to this church. Amen? And if God is faithful to this church, tell the person next to you, God is also faithful to you. Amen! Hallelujah! Ganyan church niya, oh! Hallelujah! Okay. Pastora, bantayin niyo yung chandelier, baka mawala yung isa dyan, may gumawa. Anyway, welcome din po natin. I would like to welcome in particular po yung mga churches and mga samahan na andito. Unahin ko na po ang Arms of God and Ministers Association, ang Agama. Hiling ko po na tumayo po ang Agama, narito kasama natin. Sige po, tayo yung mga poging pastor ng Agama. Ayan. Ayan. Solid sila sa pangunguna po ng kanilang pangulo, ng kanilang presidente si Pastor Willie Leal at ng kanilang buting advisor si Pastor Lyodi Angeles. Ayun po. So salamat po. At very organized sila. Isa lang ang kinausap ko sa kanila, si Pastor Rene. Pero talaga namang pag si Pastor Rene ang kinausap mo wala kang po problema. So maraming salamat po sa inyo pong pagdalo. As a matter of fact, We don't see this as gawain po ng sama ko. Inulit-ulit ko po yan. Ito po yung gawain ng body of Christ, no? Ay natin maging tatak na gawain po ito ng sama ko dahil unti-unti na nating kinukondisyon ng ating mga isipan darating ang araw. It's no longer about the name of the association or the organization, but it's all about Jesus. Amen! Hallelujah! So, marami pong mga pastor dito. Hindi ko na kayo isa-isahin. Pero maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng panahon at this will never be made possible without all of us. May mga nanggaling pa po sa malayo. May nanggaling pa doon sa mga mountain barangays just to be here with us this morning. So, once again, a big round of applause for the glory and honor of our living God. Okay, so bago ko ibigay doon sa ating pong kinatawa ng Philippine Bible Society, let me just make it clear na ang seminar po natin, inclusive po yung ating pong lunch, okay? So we prepared for this. Medyo mahirap nga lang po dahil sa pakikipag-coordinate, minsan merong hindi nakakausap na mga pastor dahil lubang abala po sa maraming ginagawa sa kanikanyang mga churches. So, Pastora Faye and I, we talked over the phone at ni-raise namin yung mga possible numbers while we are talking with PBS through the man of God, which later on I will introduce, ay napagkasunduan namin ni Pastora Faye na dito po gawin yung lunch natin. At yun din naman yung ating inanunsyo habang ginagawa po natin yung brims na yan. Na kaya po meron kayong extra registration fee na 100 pesos. Maliwanag po ba yon? It doesn't go to the association. Yung 100 po natin ay para po sa ating kakaining lunch na inanda po ni Pastora Fe mamaya. Ang nabalitaan ko po, narinig ko sa radyo kagabi, 15 putahe, Pastora. Ang pinagpilian po niya. Okay lang. Okay, so bubusog tayo mamaya. Huwag kayong mga madali, mag-fellowship po tayo. And Pastora Fe will show you the place. At I believe we will be accommodated sa isang magandang lugar na sadyang para sa mga VIP katulad ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, VIP ka talaga. Hallelujah. Amen. Okay, yung ating seminar comes with 4 options. Option 1, 750. Option 2, 950. Option 3, 1,000. Option 4, 1,650. And yung matatanggap nyo pong mga packages corresponds to the amount of your registration fee. Kung hindi ako nagkakamali, yung option 1 amounting to 750, mamaya po dun sa ating brochure, tatanggap kayo ng mga materials, Bibles, with the amount of 4,000 if I'm not mistaken. At kung hindi po nagbago po yung mga presyuhan ngayon, kasi I was informed in advance na, Pastor, yung makita nyo sa mga brochure, nagbabago po yan, depende pag nagbago yung mga presyo. Pero
PBS will do its best na kung ano po yung halaga ay malapit na malapit po doon. Okay po ba yun? Okay, so yung 950, yung 1,000, yung 1,650, may mga kapalit po yan na mas mahalaga sa ating pong babayaran ngayon. Parang sowing and reaping, you know? Kung isang buto lang tinanim mo, no, Pastor Jay, mas malaki ano yun. Pag nagbigay ka ng 1,650, doon po sa ating brochure, 8,000 ang makukuha mo pabalik. Kaya nakita ko lang problema kung paano nyo bibit-bitin mamaya pabalik yung inyong mga daladalang package. Pero kung yun ang problema, ang tawag doon, magandang problema yan. Okay? So, without much ado, so that we can go to work, may I call on the representative from Philippine Bible Society and let us all give a warm welcome to Pastor Sixto Javier Jr. We call him Pastor Jun Javier. Purihin po ang Panginoon sa magandang umaga po ito sa kalayaan po na pinagkaloob ng Diyos sa atin upang magkasama-sama. In behalf po ng Philippine Bible Society, kami po ay nagagalak at natutuwa na maging kabahagi po kami sa gawain ng Panginoon dito sa San Mateo o Montalban. Po. Kaya salamat dahil alam ko may binapostpone po ito at ngayon ay pinaintulot po ng Panginoon na magkaroon po ng kaganapan because we believe na itong programa po na ito, katulad po ng marami na po mga programs, sa ibang lugar ay marami naman pong napagpala. And I hope na mapagpala rin po kayo. So ilang mga announcement po, babahagi po ng ating gawain. Mamaya po mayroon pa kami pamimigay ng survey form. Ginagamit po namin ito para maka-gather ng information kung paano po kami pa makapag-serve sa inyo in the future patungkol sa mga program ng PBS. So siguro 5 minutes, mahaba na siguro. Tsikan nyo lang naman, tsaka kung ano lang yung perception nyo din sa seminar na ginawa natin at kailangan po namin yun. Before kayo pumila para sa inyong pag-claim ng inyong mga materials, kung pwede po ay paki-fill upan lang po muna ito. Pinipersonalize na po yung kopya, binibigyan po ng pangalan, lahat po na nakaka-register na nagbayad. Kaya kung meron pong medyo naligaw po kayo, dumiretso po kayo dito, hindi po kayo nakapag-register doon, hindi rin kayo makakapag-claim ng materials. You have to pass through the registration at bibigyan po kayo ng ganito mamaya or stab para makapag-claim po kayo ng inyong mga materials. Of course, pwede kayo mag-attend sa seminar. May space pa naman po doon. Okay po. Kausap ko po yung ating speaker. Taga Marikina lang po siya at malapit na daw po sila. Meron din po kaming kasama sa aming pong services ngayon ay aming magdala po kami ng mga materials like mga Bibles. Andiyan po sa likod ninyo. Hindi ko yata na-advise si Pastor ahead. We're giving it in a big discount sa mga Bibles, children's materials, saka ibang mga materials. I think 20% to 50% yata, Sir AJ, no? Kasama ho yan sa binibigay po nating support sa mga churches. Ano po? So, ang PBS po ay mayroon pong layunin, pangitain ng ating bansa po ay matransform. Katulad din po ng lahat na no? At naniniwala po ang PBS na ito ay mangyayari lamang po sa kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Kaya po ang PBS po ay talagang nagsisikap na hindi lang mag-distribute kundi maglimbag ng mga Biblia sa iba't ibang wika. Kasi ang layunin po ng PBS po ay makapagbahagi ng Biblia. Nauna po ito ay madaling maintindihan. Kaya kung ikaw ay ang daya, mother tango ay Bisaya or Ilocano o Kapampangan, yan po ay sinasalin po ng Philippine Bible Society para sa ating mga kababayan. So pangalawa, kailangan ito po ay madaling maabot. So ang PBS po ay may mga programa kung saan ang Biblia po ay dinadala namin maski sa bundok at sa mga ibang mga lugar normally. Namahanap po ang paraan ng PBS na may pamahagi na po ito ng libre. Sino po dito ang member ng Philippine Bible Society? Baka hindi lang kayo na-inform, no? Nagkaroon ko po yung annual membership meeting last Saturday. At doon makikita niyo po kung ano at iba't ibang mga ministeryo programa ng Philippine Bible Society patungkol sa pagbibigay. Ano po? So, at maliban sa ito'y madaling maintindihan, madaling maabot at sa pinaka-affordable, madaling murang halaga. Kaya bahagi po ng ating seminar po ngayon, hindi lang po kayo magkaka
roon ng karagdagan, kaalaman o reminder sa atin pong gawain, particularly sa Bible interpretation, bahagi po yung Bible distribution. Yung pong 800 plus 750 na binayaran po nyo, that is worth 4,000 plus. Lahat-lahat po yun. Sa option 1 po yun. So, hindi lang mo doble, hindi lang mo triple. Maka, hindi pa kabilang po dun yung mga materials na hindi na namin, hindi talaga binibenta sa commercial, no? Sa commercial stores. Okay? May mga kasama po yun na we just give it away sa mga churches, mga workers para magamit sa gawain ng Panginoon. Amen? At dumating na po. Okay po. In few seconds po ay tatawagin na po natin. Hindi na po namin kayo paghihintayin na matagal. Alam ko po, kayo po ay gustong-gusto nyo na pong marinig at matutunan ang mga nilaan ng Panginoon sa atin para sa umagang ito. So, yun po ang atin pong set up pa yata yung ano nila, no? Yung kalalang projector. Ayun, kalalang LCD. Tarong natin siguro si Pastor. Para po sa LCD, laptop, bus, saan natin kayo pwedeng i-set up yung... So, okay. So, babanggitin ko na rin po yung membership. Kung kayo po ay mag-member sa Philippine Bible Society, ay magkakaroon po kayo, siyempre, ma-update po kayo, bibigyan kayo ng mga communication, at meron din po mga benefits kayo na makukuha, like may discount po kayo sa lahat ng mga bibili nyo sa Philippine Bible Society, at least minimum 10%, and then meron po kayong free tracks every month. Papadala or pipick upin nyo doon sa Philippine Bible Society. Pwede rin po kami tumanggap ng membership ngayon. Yes, sir. Okay. Sige po. Binabanggit niya po yung patungkol po sa dala namin pong mamaya po magbe-break tayo. PBS will provide merienda. Malit, ano lang naman, pang... Okay. Oh, glory to God. So, yun po. Kung magme-member po kayo, siyempre magiging bahagi kayo, magiging Bible ambassador din po kayo sa Pilipinas. Sino pong gusto maging Bible ambassador? Maski nasa bahay lang po kayo, sa 300 nyo po for, I think, 1 year, you're helping your fellow Filipinos receive a copy of Bible. So, yun po yung, doon po yung registration po, pumupunta yun dun sa reproduction po ng mga Bible na pinamimigay po natin dun sa mga higit na nangangailangan o kapos nating mga kapatiran sa mga liblib na mga lugar, no? Mga liblib na mga lugar. Sa mga schools, mga ganyan. Kaya meron po tayong programang ganyan. Wala lang po dito ngayon ating representative sa ating church relation. Pero basically, yun po yung sa mga programa po namin. Of course, mayroon ting Bible Museum sa PBS. Kung gusto nyong pumasyal doon, you can just contact us para ma-schedule namin kayo. Okay? So, saan si... So kung siguro pwede na ipamigay siguro yung ano, nandito na po ba yung ganito. At pagkatapos po nito, actually may ang PBS po ay nakadevelop na po ng iba pang mga module other than this module 1. Hanggang module 4 na po. Na pwede po yung gawing series po para sa pag-aaral po natin sa Bible. So you can prepare for that. Marami naman pong option. Sabi ko kay Sir kanina, kung meron kayong gustong particular na material sa PBS, i-inform nyo lang kami para magawa natin siya ng package at siya yung ma-serve natin dito. Yung kailangan po ng majority siguro sa inyo, kung meron na kayo sa ibang mga option, we can create an option particular sa need po ninyo sa atin. Okay? So, siya na po kasi si Mamo. Okay. Unless si... Sir, Pastor, anyway, maraming po salamat po sa buhay ni Pastor Nick. Siya po yung ginamit ng Panginoon para makakonek po ang PBS dito sa gawain nito.
Yung ating pong mga orders ay pre-ordered yan, karamihan po. At tulad po sa JCOHAR, kausap po si Pastor Ofe, aba, JCOHAR 20 ang nag-order dito. Palakpakan natin ng JCOHAR. Sila yung pinakamarami, kayo yung pinakamarami, Pastora. Yung Agama, 10. Diba? Meron po na pansin ako ng mga hindi po naka-order, pero andito ngayon. Sino-sino po sila? Pwede ko pong malaman? Ayan, katulad ng Gia, ano? Tatlo kayo. At saka sila, Architect Pastor Ding Sumagaysay. Okay, so yung hindi po naka-order, don't worry, dahil nag-usap po kami ni Pastor June na mag-prepare siya ng mga extra packages. Right, Pastor? Okay, ang hinahanap ko lang, may iilang mga umorder, wala pa rito hanggang ngayon. Pero ang problema ko, hindi ko sinigil kasi nag-ano ko dun sa usapan eh. No, na Juan. Pero yung ganon na Pastor June, po pwede bang halimbawa, wala rito ngayon, may nakita ko, hindi ko nababanggitin ang pangalan, wala ngayon. Pero malinaw usapan namin umorder, yung package 3, 1,000. Yun ba'y mapagkakatiwala niyo sa amin tapos saka namin sisingilin, then ganon? Or ika-cancel na lang natin? Seminar. Ah, okay. So we'll talk about that later na lang. Okay? So meron po ba kayong mga questions? Kung meron kayong questions, please do raise your hand so we'll be given a chance to ask. Okay, kung wala po, seminar po ito ha. Eh, hindi po ito yung the usual sessions we hear during Sundays or Bible study. Seminar po ang gagawin natin ngayon. Okay? Pastor Jun, okay na siguro? Okay po. Salamat po sa Panginoon dahil sa umagang ito ay hindi lang natin kasama ang ating speaker. Kasama rin po natin ngayon dito yung Associate General Secretary ng Philippine Bible Society. At nais po siyang tawagin siya si Ma'am Perry na siya na rin po ang mag-i-introduce pa sa Philippine Bible Society po. Tanggapin po natin si Ma'am Perry Cartera. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pasensya na ho. Ang lapit lang ho namin eh. Taga dyan lang kami sa Balubad. Kaya parang akala ko kalapit nito eh. Yung pala, medyo traffic konti. Ayan. So magandang umaga ho at salamat nakarating kayo ngayon. Ako ho si Perry Cartera at isang kagalakan ho sa amin na kayo po ay makasama ngayong umaga. At alam niyo po, minsan, pag nandun ka lang sa opisina, akala namin kami lang ang may gusto na ipangalat ang Biblia. Pero pag nakakakita kami ng mga katulad ninyo, alam niyo parang encouragement ho yan sa amin na hindi pala kami nag-iisa. At ngayon dito, nakikita ko, marami pala tayo na gusto na ipangalat ang Biblia. At kumbaga eh, hindi pa pala tayo namamataya, no? May pag-asa pa na mas marami tayong maabot sa Pilipinas. Sige, ipapakilala ko sa inyo kung sino ang Bible Society para medyo mas malinaw-linaw tayo, no? Sino na ho nakapunta sa office namin sa Bible Society? Uy, marami-rami. Marami-rami na. Titingnan ko lang ito kung aandar. Ah, hindi nga umaandar. Hindi kaya, no? Hindi kaya. Bale, sige lang. Ha? Malayo? Sige. Nakapunta na ba kayo sa ating Bible Museum? Hindi pa. Meron po tayong Bible Museum nasa second floor. At ito po ay open, lalo na kung mga estudyante. Nakita ko ito'y school. Magandang, kasi di ba meron sila nung parang minsan may field trip. At madalas ang pinupuntahan, mga ano, di ba, no? Museo ng pambata, yan ang madalas puntahan eh. Nakakalimutan, mayroong Bible Museum ang PBS. So dito ho makikita ng mga bata, paano ba nakarating ang Biblia dito sa Pilipinas?
dito sa atin. At maganda sanang makita nila yon. So welcome ho kayo doon kung gusto nyo pumunta. Yan. Ngayon, ang layunin po ng, pwede ba nating i-move sa second slide? Parang hindi ito naka-ano. Ayan, sige. Next slide po. Next slide. Ayan. Ang layunin po ng Philippine Bible Society ay iisa lang. To make God's Word available to all people. Ang Biblia ay maging available sa kahit na sinong tao, particularly po sa Pilipinas. At dahil dyan, ang gawain namin ay... Teka, wag mo muna ipakita. Sa palagay niyo, ano? Anong gawain mo ng Bible Society? Ha? Pamahagi ng Biblia. Ano pa? Po? Mag-win ng soul. Ano pa? Byproduct itong winning ng soul, no? Ang pinaka gawain po ng Philippine Bible Society ay para maging available sa tao ay mag-translate, no? So, yung next slide po, yan. Mag-translate ng Biblia sa lingwahe na mauunawaan ng ating mga kababayan. Kaya ang translation po na ginagawa natin, hindi ho yan mula sa English, papuntang Tagalog. Kasi ang English, translation din. Ang original na wika ay Greek at Hebrew. Yan. Ang tanong ko lang ho dito, bakit kaya kailangan i-translate ang Bible? Para maunawaan. Kasi sino dito sa atin ang nagku-quiet time na ang ginagamit ay Greek? Nagtaas si ate eh. Ah, nagku-quiet time pero hindi Greek. Ayan. Hindi rin Hebrew. No? Wala sa ating gagawa niyan kasi hindi natin nauunawaan ang wika. Kaya ang layunin ng Bible Society, maging available ito sa wika na naiintindihan natin. Kaya we translate, no? Dahil dyan, meron na ho tayong translation na i-translate na natin ng Bible into 8 major languages. No? So meron na tayong, eto medyo nag-rumble ito eh. Mas madali daw maintindihan to kung sisimulan natin from the north. No? So sa north, ang wika, Ilocano, no? So na-translate na natin yan. And then, Pangasinan, no? So yan yung Pangalatok. Okay, tapos Pampango muna. Pampango, tapos yan, Tagalog hanggang sa south, no? Tapos Bicol. And then tawid tayo ng Visayas, Samar, Samareño, no? And then Hiligaynon at saka Cebuano. Kasi yung Visayas at Mindanao, yung tatlong languages na yon, yun ang lengguwahe nila, no? Yan. At meron ho tayong ginagawa ngayon na yung pag sinabi yung major languages, ang nagsasalita niyan mga 1 million above na tao. Eh paano yung mga nasa bundok kung 200 lang sila, 500 lang ang nagsasalita? Ang gumagawa po niyan ay yung Summer Institute of Linguistics at saka yung Translations Association of the Philippines at saka yung New Tribes Mission. Na sa ngayon ay kapartner na rin ng Bible Society dahil tapos na natin itong 8 major languages, tumutulong na rin ho tayo dun sa mga maliliit na lengguahe. Kaya sa ngayon, ang translation natin ay yung Tingyan. Narinig nyo na ba yung Tingyan? Salita ho ito sa Abra. Sa Abra. And then meron tayong Kuyunon. Palawan. Tina-translate natin yan. Buinon. Yan. Bicol. Alam niyo dyan pala sa Bicol, Bicolano, no? Pero ang salita nila, meron silang parang 19 languages pa. Sila-sila. Pag tumawid ka lang ng kabila, iba na yung salita niya. Kaya sabi namin noon, no, kasi taga-Bicol lang tatay ko, yung salita daw ni Nora Honor, parang ibon. Kasi iba sa Bicol. No? Iba. Kaya ayan. So tinatranslate natin ngayon ang buwi noon. Meron hong dalawang translation principles na ating ginagamit. Ang una po ay tinatawag natin na form-based. Ibig sabihin, kaya form,
ang translation na ginamit dito na principle, word for word. Kung ano yung form sa original language, Greek or Hebrew, pag tinranslate niya sa Tagalog, ganun-ganun din ang form. So, para kang mini-mirror mo lang siya. Kaya kung anong ginamit na phrase sa original, yan din ang gagamitin sa translation. Ang isa pa hong tawag natin, isang principle pa ay yung tinatawag na meaning-based. Ang layunin naman nito, ang layunin ng form-based, ipakita sa atin kung ano yung form sa original. Ang layunin ng meaning-based, ipakita ang meaning. So titingnan ho natin ang pagkakaiba niya. So basahin natin po itong Acts 1:12, no? From English Standard Version. Sino gumagamit dito ng ESV? Ayan. ESV is the best translation sa panahon natin ngayon when it comes to form-based. Kasi talagang kopyang-kopya niya kung ano yung original Greek at Hebrew, no? Sige, basahin ho natin ito ng sabay-sabay. Acts 1:12. A Sabbath day's journey away. Yun hong King James Version, pag binasa, sino gumagamit ng King James? Ayan, ang King James po, form-based din yan. So, tingnan natin kung paano niyang nirender ito, no? So, basahin natin yan. Then, returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem, a Sabbath day's journey. Okay, ang kwento ho dyan ay, di ba, namatay si Jesus Christ, and then he rose again from the dead, nagpakita siya sa mga disciples, and then after a while, they went to Mount of Olives, and there, Jesus was taken up to heaven. Umakyat na siya sa langit, at nakita siya ng mga disipulo. After that, from Mount Olives, the disciples went back to Jerusalem. Ang question, gaano katagal sila nagbiyahe? Okay, with this verse na binasa natin, sa palagay niyo, gaano sila katagal nagbiyahe? Gaano kalayo yan? Ho? Ilang araw? 7 days na nagbiyahe. Okay? May iba pang interpretation? Ilang araw siya nagbiyahe? Isa. 1 day. 7 days. Ano pa? Ha? Ilan po? Ilan? Kabababa ako kasi hindi ko marinig eh. Ang layo-layo ng stage eh. Oh, sige, ilan? Ha? Isa. Ilan, ano pa ho? 7 days. 7. 7 days. Marami, 7 days. Tama ba yon? Ang iba, 1 day. May iba, 3 days. Magkakaiba ng interpretation. No? Bakit kaya? Saan ang galing yung 7 days? Bakit nyo naisip na 7 days? Sabbath days, journey, away. Kaya pagka binasa natin, yung form-based lang, parang ang sasabihin natin, naglakad sila ng pagkalayo-layo. Okay? Tingnan natin po ang meaning-based. Paano niyang tinranslate ito? Ayan. Magandang balita, Biblia. Sige. Pakibasa po. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga ulibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Then the apostles went back to Jerusalem from the Mount of Olives, which is about half a mile away from the city. Yan, 1 kilometro ang layo. Kung 1 kilometro, maglalakad ba tayo ng 1 week or 7 days? Or 1 day, or 30 minutes. Kanina, mula dun sa Balubad, ang sabi sa amin, after 1 kilometro, you turn right. Aba, sabi ko, ang lapit. Oo, sa Waze, no? Yun ang sabi sa Waze. Malapit lang, 1 kilometro. Hindi kami nag-travel ng 7 araw. Pero mga ilang minutes lang, no? 10 minutes, nandirito na kami. Pero siyempre, sasakyan yon. Pero kung lalakarin mo yan, mga 15 siguro, no? Pero kung malalakas maglakad kagaya nyo, 15. Pagka ako siguro mga 30, medyo mabagal-bagal ako maglalakad. 30 minutos. So nakita ninyo, pagka ang binasa natin, form-based, may iba-ibang interpretation.
kasi iba-iba ang interpretation natin doon sa Sabbath Day's Journey. Pero pagka meaning-based na, pare-pareho, malapit na yung tingin natin. Kanya? So yung pagkakaiba ay ganito ho, ano? Sa Bible, merong mga tinatawag silang idioms, idiomatic expression. Ang English meron din, ang Tagalog meron din. Example ng ating idiom, no, sa Tagalog. Huwag ka magagalit, ha? Ang lalaking yon ay namamangka sa dalawang ilog. Ba't kayo nagtawanan? Naintindihan nating lahat ang ibig sabihin, hindi ba? Yan. Pero sabihin niya sa isang Amerikano, maintindihan kaya ng isang foreigner yan? Hindi. Unless, i-explain natin. Okay. Ganyan po yung Sabbath Day's Journey Away. Yon ay isang idiom na nagkakaintindihan ang mga Jew. Remember, ang Bible sinulat para sa kanila, no? Ang ibig sabihin yan, pag-Sabbath, ano ba yung pag-Sabbath? Bawal? Rest day. Bawal magtrabaho ng mabigat. Okay? Eh, ang problem nila, pagpupunta sila sa sambahan, sa kanilang templo, maglalakad sila. Paano na ngayon yan? Eh, bawal lang magtrabaho ng mabigat. Kaya, ang ginagawa nila, nagkasundo sila. Pag Sabbath day, pwede tayong maglakad, huwag lalagpas ng isang kilometro. O isang one mile. No? Huwag lalagpas doon. Nagkaintindihan sila dyan kasi pare-pareho silang mga Hudyo. Kaya pag sinabi nilang Sabbath day's journey away, immediately ang papasok sa isip nila, hindi lagpas siya ng isang kilometro. Malapit lang. Okay? Eh tayo, hindi natin alam yon. Kaya naisip natin, Sabbath day's journey, isang linggo ito. Kasi malayo tayo sa kultura nila. Imagine nyo, kung ang binasa nyo lang ay yung form-based, eh di pag nagkwento kayo sa mga bata, ganito nyo siya ikukwento. Umakyat na ang Panginoong Jesus sa langit. At ang kanyang mga disipulo, nakita yon. Nung hindi na nila matanaw ang Panginoong Jesus, bumalik sila sa Jerusalem. At naglakad sila ng pagkalayo-layo. Grabe, 7 araw silang naglakad. Oo. Diba? Naligaw na yung bata. Hindi na niya naintindihan ang kwento. Mali, ang lapit pala ng Jerusalem sa Mount of Olives. Diba? Kaya yung form-based naman, talagang kung ikaw ay seryoso naman na talagang gusto mong makita kung yung original, magandang babasahin mo yung form-based. Kasi makikita mo yung kultura nila na eto, ganun pala yan ang sinasabi. No? So, pagbibili sila sa tindahan, Sabbath day's journey away lang yan. Yan ngayon, pwede na tayong mag-usap ng ganun. Pupunta lang ako sa SM, Sabbath day's journey away lang yun. O, di ba? Kaintindihan na tayo. Hindi lalagpas ng isang kilometro. So, nakita niyo ho yung difference ng form-based at meaning-based. So, kung bagong nagbabasa ng Biblia, ano ibibigay natin? Form-based? Meaning-based? Meaning-based. Kasi maintindihan nila kaagad. Ngayon, pag ang Bible Society po ang nag-print ng Bible, malalaman nyo kaagad kung ano yung meaning-based. Diba? Meaning-based Bible, MBB. Lahat ng Bible ng Philippine Bible Society, pag meaning-based, MBB rin. Magandang Balita Biblia, MBB. Maayong Balita Biblia, MBB rin. Yun yung Cebuano. Ano ba to? Marahay na Bareta Biblia, Bicol yan. MBB pa rin. Maayong nga Balita Biblia, hiligay nun, MBB pa rin. No? Ingmayap, Abalita Biblia, ano yan? Pampango, Mayap, Abalita. Sa Pangasinan, Maung Abalita Biblia, MBB din, no? At saka yun ang the only Bible na nakamaung. Pangasinan mo kayo, di ba? Maung Abalita, MBB pa rin. Kaya ang dali niyong matandaan. Pag form-based ang hinanap nyo, lahat ng Bible ng Philippine Bible Society ang nakalagay ang Biblia. Tapos ilalagay lang niya, Cebuano.
ang Biblia, Tagalog, ang Biblia, hiligay nun. Form-based yon. Kaya alam niyo na kagad kung ano yung pipiliin ninyo. Form-based or meaning-based? Okay? Sige, next slide po. Dahil dyan, naglabas tayo ng isang Bible na magkasama na. Ang form-based at meaning-based. Ito, to make it easier for you pag nag-aaral ka at gusto mong gumawa ng sermon, limbawa na, kaganyan, ang lalabas Sabbath Day's Journey Away. Hindi mo agad maintindihan, mababasa mo agad ano meaning nun. Then when you make a sermon or you make a Bible study material, malinaw na sa isip mo na malapit lang yon. So pinagtabi na natin, no? Okay, next slide. Yan, no? So nakita niyo na po ang gawain ng Bible Society, ito translate the Bible in languages that people will understand. Kaya may form-based, yung mga gusto na form ang makita, may meaning-based para sa mga tao na gustong maunawaan agad ang Bible, no? And then of course, meron tayong goal na dapat yung format ma-appreciate ng mga tao. Meron ba kayo ditong lectern Bible? Wala, ano? Wala tayong nakakita na kayo ng lectern Bible? Yung black, wala tayong sample dyan, EJ, no? Yung malaki na black, yan. Sino sa inyo ang gustong pumunta ng simbahan na yun ang daladala? Oh, hindi ba parang pag naglalakad ka, pupunta ako sa simbahan, matakot ka sa akin, ha? Holy-holy kaya ako. O, di ba, hindi tayo magdadala ng ganyan. Kasi yung format niya ay ginawa para ilalagay sa pulpito. Para pag binuksan, alam ng mga tao, ang lahat ng sasabihin ng pastor ay manggagaling sa Biblia. Yun ang purpose niyo. Kaya ang format niya, yun ang ginawa. And then, ayan, meron tayong ginawang poimen. Ito naman, kung gusto niyo, mga pastor ay... Halimbawa na, kahit nyo, meron dyan mga ceremonies kasama dyan, ano? May rituals. Madalas kasi mga pastor, minsan nagdadalaw or minsan nasa ibang meetings, no? Tapos bigla mong tatawagin, Pastor, naghihingalo ng husi, ano, punta na tayong ospital. Minsan yung mind mo, hindi naka-ready doon. Pag-poyment, ang tiningnan mo, may mga ceremonies dyan sa likod. Makikita mo kaagad yung format, paano ipagpe-pray, may sakit. Yan, pagka halimbawa na may biglang ano, may batang ipapanganak, bibinyagan mo, nandiyan din yung ceremony. So napakadali for a pastor na mag-transition kagad ng kanyang brain sa susunod na activity. May mga articles din ito, no, na ang pastor, paano niyang hahandilan yung finances niya, paano niyang hahandilan yung relationship niya sa bahay, paano niyang hahandilan yung kanyang mga sermons or Bible study or yung kanyang time. So for pastors ito. And then next, yan. Meron din tayong tinatawag namin ito, diglot. Di, meaning dalawa. Glot, meaning language. So, diglot, dalawang languages sa isang Biblia. Kaya may English at Tagalog na form-based, yan yung King James and ang Biblia. Meron ding meaning-based, magandang balita, Biblia and good news. Meron ding English Cebuano, meron tayo yan. May English Ilocano. Wala pang nagre-request ng Tagalog Cebuano eh. Puros English ang kapartner. So meron din tayo niyan. Merong Greek Tagalog. Oho. Meron tayo niyan. Lumabas na yung ating Greek Interlinear New Testament, syempre. Meron tayo niyan. May stock ba tayo nun? Wala pa. Okay, nagpapaprint tayo ngayon nito. No? So, siguro EJ, paki-note mo lang, saan si June? Email ka agad para maalala. Kasi pagka ganito, nakakalimutan eh. Email agad na kailangan lang magpa-reprint. Kasi may mga needs, ano? Okay, next po. Yan, kung gusto niyo naman by topic, may topical study Bible tayo. Next. Meron din tayong, yan, para sa mga techie. Ano ito? 20 in 1. Na parang kape, 3 in 1. Siya 20 in 1. Kasi, ilang languages na yung na-translate natin? 8. Ilang translation principles? Dalawa. Ano yun? Form-based and meaning-based. So, 8 times 2? 16. Nandyan lahat yon. Tapos, nagdagdag tayo ng 4 na English
na form-based din at meaning-based. So may ESV, may King James, may GNT at saka CEV, kaya 20. Cut and paste na lang tayo dyan kung medyo teki-teki tayo, no? And then next, ito, ang ganda nitong Bible na to. Mamaya, yung aking asawa, si Pastor Mel, yan ang gamit niya. So, i-explain din niya kung paano gagamitin yan. The best. Kung kayo gusto nyong, alam ko marami sa atin gusto ng library eh, no? The good commentaries, good dictionary, good something-something, mahal. Ginawa ng ESV, pinagsama-sama na niya yan. So para bawat ano, hindi na kayo mahirapan, isang tingin na lang, no? Okay. Next. Ayan. Lahat kayo makakatanggap nito. Tama ba? Nasa kit. Okay, lahat kayo meron nito. Nasa kit ninyo ito, yung Global Study Bible, no? Merong ano yan, merong parang paper sa loob, merong nakalagay na password. Gagamitin yung password na yon, makakapasok kayo sa kanilang website. And you can get all the helps na gusto nyo, yung maps, everything, pwede nyo i-cut and paste yan doon. Pwede nyo rin i-share yon sa isa pa, kasi meron na kayong kopya, no? Pero kung gusto nyo, hanggang dalawang tao, pwedeng gamitin yung password na yon. So you can share it with a friend, no? Okay. Next po. Yan. Ito medyo hindi natin ito ngayon pinoproduce. Naghahanap pa tayo ng magandang klase na... Ayan. Kasi ito medyo ang bilis kasing kopyahin, ano? So in-stop muna namin. Tsaka ang bilis nawawala ng USB. Pag isinaksak namin dyan at nakalimutan na ng gumagamit, tumalsik, nawala na silang gagamitin. Pero napakaganda nitong audio Bible na ito. Old and New Testament na yan. Lalo na dun sa mga wala nang masyadong time na magbabasa, no? And gustong mabasa yung buong Biblia. So pwedeng habang naglalaba, habang nagluluto, nakikinig. Kaya lang medyo hahanapan pa natin. Yung USB, meron pa rin tayo niyan. Yung MP3 shuffle, meron pa din. Pero yung itong portable speaker, medyo hindi natin ito ginagawa ngayon. Okay? To para sa youth, maliit lang yan. EJ, meron ka bang sample dyan? Wala na ito, no? So yung mga youth, kung gusto nyo lang maglakad, ayan. Pakinote lang, EJ, para maisabi kagad natin kay Nelson, no? So ayan, para sa youth. Ito, isa pang para sa youth. Ito, meron tayong kopya, yung good news. May sample ka dyan ng good news. Ayan. Ito, meron tayong sample nito. Colored ho ito. And then, yung meron ka din dyan ng nakamaong na Bible. Ayan. So, ito ho yung good news Bible. No? Meaning-based ito. Colored po yung loob nito. Sige lang. Yan, no? Kita nyo, merong colored na illustration. May index na colored. Sige lang. Go, go. Sige pa. Sige. Yan, may zipper, syempre may maps. And then, yeah, meron siyang color maroon, may blue, may green, may purple, may orange. Okay, para ito sa mga kabataan na ang gustong ng Biblia ay makulay, hindi lang kulay black, no? Okay, next. Yan. Ito naman, napakaliit din 'yan. Ito, napakaganda ho nito pagka kayo traveler, no? Sasabihin natin, nasa cellphone naman. Ang cellphone po, nawawala ng baterya. Pag nagbabiyahe ka, 2 oras, patay na siya. Ito, hindi. Kung dala-dala mo yan sa pocket mo, anytime you can read your Bible. Ito, meron din tayo. Ito, totoong maong. Maong talaga ito. Maganda itong Bible na ito. Pang youth din, no? Denim Bible yata ang tawag dito, no? Denim. Oo. Meaning-based ho, ang translation nito. Contemporary English version. Yan. So, iba-ibang format, hindi lang isa. Kasi ang nais ng Bible Society, yung gamit ninyo, no? At yung susunod na Bible ay, ayan, ito sasample lang ko kayo kung paanong basahin. Ang Bible na ito ay ginawa for children. At talagang tinranslate namin ito para ho babasahin ninyo yung Biblia sa mga bata, no? Okay, sampulan ko lang kayo, no, para... Pero hindi kami nakapagdala dito ng... Ito siya. Okay? Meron lang akong ikukwento. Pagka kami po ay nagwo-workshop ng Why Focus on the Children,
itinuturo ho namin ito para ang mga teachers ay makapagturo, maka-develop ng kanilang skill on storytelling. So I hope yung simbahan maging interested din kasi kung may school kayo, maganda na yung mga teachers ma-develop yung kanilang skill sa storytelling. At maibalik sana yung creativity ng mga bata, hindi yung antay na lang ng antay ng information from the internet. No? So babasahin ko sa inyo tong story. Mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, sinamahan na sila ng isang anghel ng Diyos at ng isang ulap. Tingnan nyo, ang ulap na nangunguna sa atin, lumipat sa likuran, sigaw ng mga Israelita. Lumagay ang ulap sa pagitan natin at ng mga taga-Ehipto. Di makalapit sa atin yung mga taga-Ehipto, sabi pa nila. Tingnan nyo, maliwanag ang ulap dito sa atin, pero madilim sa parte ng mga taga-Ehipto. Kaya sa buong magdamag, hindi nakalapit ang mga taga-Ehipto sa mga Israelita. Naisip ni Moses, gagawin ko ang sinabi ng Diyos. Itatapat ko sa ibabaw ng dagat ang aking tungkod, sabi ni Moses sa sarili. At magdamag na pinaihip ni Yahweh ang hangin. Tingnan nyo, nagpadala ng napakalakas na hangin ng Panginoon, sabi ng mga Israelita. Tingnan nyo, nahahati na ang tubig sa dagat. Naku, parang naging paderang tubig. Lumabas na ang tuyong lupa, dali, tawid na tayo. At lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita patawid sa kabilang ibayo. Samantala, nakita ng mga taga-Ehipto ang lahat ng mga nangyayari. Nakatawid na sila sa kabila, sigaw ng mga taga-Ehipto. Dali, habulin sila. Bago magmadaling araw, sumilip ang Diyos mula sa haliging apoy at ulap at ginulo niya ang mga taga-Ehipto. Lumubog ang mga gulong ng kanilang mga karwahe, kaya nahirapan silang humabol. Hindi makagalaw karwahe ko! Hindi ako makaalis! Dali, balik tayong lahat! Umalis na tayo dito, pabayaan na natin ang mga Israelitang yan. Ang Panginoon nila nakikipaglaban para sa kanila. Kinausap ng Diyos si Moses, itapat mo uli ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat. At matatabunan ng tubig ang mga taga-Ehipto at ang kanilang mga kawal at karwahe. Ginawa nga yun ni Moses at sa pagbubukang liwayway. Naku! Bumabalik na ang tubig sa dagat! Takot na sigaw ng mga taga-Ehipto. Dali! Balik! Ah! Glug! Ah! Patay. O wala kayo niya sa Bible nyo, no? O, dito lang yun, ha? Dito lang. Ayan. So, tingnan nyo, no, yung Bible na ito po ay talagang isinulat natin for children. And I really pray na gamitin ito ng mga Sunday school teachers. No? Nakikita nyo ba yung story nung binabasa ko? Parang buhay. Yan. Kailangang ma-develop po uli sa atin yung skill ng storytelling para yung mga bata nabubuhay din yung creative. Medyo, kasi ako noon eh, baby boomer. Nabuhay ako dun sa panahon na walang TV. At ang TV nung black and white, tapos lalagyan mo lang nung plastic na kulay pula at asul, para kunyari colored. Ganyan ang TV namin noon. Pakatapos, kasing laki, ang radyo noon, mas malaki sa TV. Talagang box na malaking malaki. Uupo kami sa harapan noon. At saka kami makikinig ng drama. O, makinig na. Efren, huwag kang malikot. Magsisimula na yung gabi ng lagim. O, alam niyo na kung anong age ko. Ha? Na-discover na tuloy. So, yan ang panahon namin noon. Pero tingnan nyo, ang creativity, buhay. So, we pray na yung mga bata ngayon na puro na lang internet ang ginagamit, no? Hindi na buhay ang kanilang isipan. Kaya layunin ng Bible Society na yung mga Bible stories, mabuhay natin sa kanila. No? So hopefully, you will use this material in telling the story of God. Okay? So next, mula rito, ay ginawa din natin yung, ayan, meron tayong Proverbs, kawikaan, kung nagtuturo kayo, values formation, maganda hong gamitin yan. Galing din yan dito. No? Kung ang Proverbs natin sa regular na Bible ay Proverbs 1 to 31, sa children, hindi ganon. Kinumpile natin yung pare-pareho ng subject para pag tinuro natin, magkakasama yung values.
no, tungkol sa katamaran, tungkol sa maling pamumuhay, ganyan, pinagsama-sama para easier. And then, ginawa din natin yung awit. Ito naman, ginagamit natin para ang mga bata, maturuan natin silang magdasal gamit ang awit. No, para yung words na natututunan nila, itinuturuhan namin ito sa Why Focus on the Children. Okay? And then next po, yan, meron din tayong mga coloring book. So, gawain ng Bible Society ay, next slide po. So, we make God's Word available to all people in language that people will understand, in format that people will appreciate, at prices people can afford. Ang atin pong presyo ay hindi ho pang-commercial. So, mapapansin ninyo, itong Bible ho na ito, for example, ano, magkano ba ito, EJ? 630. Colored. Ang paper nito, imported, ha? 630. Minsan may discount pa. Okay? One time, pumunta ako ng National Bookstore kasi talagang gusto kong bilhin yung libro na yon. Pero yung aklat na yon parang isang maliit lang na magazine, no? Magazine type. Meron ba tayong magazine type lang dyan? Tingnan ko nga. Ay, hindi. Parang ano lang, yung meron tayo dyan primer? Wala. Walang primer portion. Yan. Maliit lang siya na booklet, no? At 500 pesos po ang isa, local. Kasi, yun po ay story ni Manny Pacquiao. Siyempre, gusto natin, interested tayong malaman ng buhay ni Manny Pacquiao, no? Ma-encourage sa kanya. 500 pesos, napakaliit na libro. At hindi pa nga colored. Ito, 630, colored pa, may zipper pa, imported pa. Ang ibig kong sabihin, yung price difference so talaga napakalaki kasi we want our Bibles na maging affordable ng kahit sino. Yan ang purpose natin. Ngayon, bakit natin nagagawa na ganyan? No? Sino ho dito ang member na ng Philippine Bible Society? Ayan. We congratulate you, yun hong mga members ng Bible Society, and we thank you for becoming members. Kasi po, yung mga miyembro ang nakakatulong na ang Biblia natin ay maibaba ang presyo. Kasi syempre, ang Bible, may cost yan eh. May printing, may papel, may delivery, may mga boxes na paglalagyan, may mga scotch tape na nilalagay. Lahat yan, kailangang ma-recover para maipagbili natin. At least makagawa tayo ulit. Kasi pag wala iyon, hindi natin magagawa ulit. Kaya yung binabayaran po ninyo, recovery lang yun ang cost. Yung ibang expenses, we depend on donations. Kaya yung mga members, they help us do that. No? So kung gusto nyo mag-invest para sa mas maraming tao ang makakilala sa Panginoon at makapagbasa ng Biblia, you become a member of the Bible Society. It's an investment in heaven. It's an eternal investment. Yung iba sasabihin, eh pagka naging member kami, ano makukuha namin? Ay, huwag niyong iisipin yun. Ang makukuha ho ninyo, sa langit na ninyo makakuha yon. Dahil ang Panginoon na magbabalik. Imagine nyo, ang membership fee natin, 300 pesos lang a year. So kung mag-iipon ka ng piso-piso every day, may 65 pesos ka pang sukli. Pamasahi pa yan, ano? So yung 300, idodonate mo sa Bible Society, marami ka ng kaluluwa na maaabot. At least tatlong tao na yon. So, sa buong buhay mo, kung 300 every year yan, makakarami ka na. Yung bata, kung i-member mo na yung iyong member sa simbahan, marami na siyang mai-investa na kaluluwa. So, yan po ang gawain ng Bible Society. And I really pray na tayo pong lahat ay magkakatulong-tulong na abutin ang maraming Pilipino dito sa ating bansa. Okay? So, kung gusto niyo pong maging member, na i-announce naman po kanina ni Pastor June, may membership firms tayo dyan sa likod na sana ay maging miyembro kayo. Okay? So ngayon po, yan po ang Philippine Bible Society. At ngayon ay bago tayo magsisimula, papakilala ko muna po yung ating speaker. Siya po ay nagtapos sa UP. Nakapagtapos po siya ng psychology. Pero pagkatapos po niyan, siya ay nakakilala. At dahil nakakilala, ay pumasok sa Philippine Bible Society
At doon, nakilala niya ako. Buti na lang pumasok siya doon, kundi hindi niya ako makikilala. Ayan. No? Nung napasok siya ng Bible Society, talaga ang buhay niya, mahal na mahal niya ang salita ng Diyos. At nakapag-aral po siya, nakatapos siya ng kanyang divinity sa Asian Theological Seminary, at nagtapos din po siya ng Master's in Theology sa Free University sa Amsterdam, at nagpastor po siya for 6 years. Kasama ho namin siya sa Bible Society na nagtatranslate. Yun hong Greek interlinear, kasama siya doon sa mga translators dyan. Sa primer, meron din siya. Sa Tagalog, Bible po, reviewer din siya at nagtranslate din siya sa New Testament. Kaya marami ho siyang maishishare na ang dalangin namin ay sana'y makatulong ito po upang tayong lahat pagka nag-explain ng Bible ay talagang ma-explain po natin kung ano talaga yung intention ng writer, kagaya nung Sabbath Day's Journey Away. Hindi na tayo magsasabi ng naglakad ng pagkalay-layo. Yung tama na pag atin pong ininterpret. So, yun po ang aking asawa, si Pastor Mel Cartera. Siya na po yung susunod na magsasalita or magbe-break ba muna or we can continue. Continue na. Naka-ready na yung Kimyan. Okay. Thank you, my love. Parang ang taas-taas nito, bababa ako. Ayan. Narinig po ninyo yung ministry ng Bible Society. Talaga napaka-blessed po ng Pilipinas na hindi lamang Bible Society, kundi marami pa mga organizations at saka ministries na talagang ang focus ay mag-distribute ng Word of God, mag-share ng Gospel, no? Talagang napaka-blessed po natin. And gusto kong ma-appreciate po natin at huwag po natin i-take for granted yung ating blessing. Nabanggit ni Sister Perry na ano yung ministry state ng Bible Society? Anong ginagawa ng Bible Society? Tatlo yan eh. Una, translate the Word of God in languages that people understand. Pangalawa, in formats that people appreciate. At pangatlo, at prices that people can afford. Pero bukod pa ron, meron tayong mga dinidevelop na mga bagong ministries ngayon tulad nung mga seminars na ganito para ma-share natin, ma-review yung mga pastors at saka mga ministers yung proper interpretation ng Word of God according to context. Kasi kuminsan, pagka tumatanda tayo sa ministry, kuminsan nakakalimutan yung basics eh. So actually ito, review lamang ito ng mga basics. I'm sure alam na ninyo kung ano yung pag-uusapan natin. Pero maganda rin nagre-review ng mga basics, no? How to interpret the Bible according to context. Aside from that, meron po tayong sinasabi nga ni Sister Perry, yung ministry ng Why Focus on Children. Yun naman, ang tinuturo naman doon, paano naman mag-minister sa mga children? So ito very useful po sa mga Sunday schools. And we have experienced this sa aming paggagawa ng mga ministries all over the Philippines. Talagang marami pong na-bless po. So I hope na ma-share din po ito sa church na ito, sa mga churches po ninyo. Yung Why Focus on Children and How to Minister to Children. Pagkatapos noon, merong bagong-bago na involved si Sister Perry, yung trauma healing. Ang ginagawa naman doon, kasi marami po tayong mga kababayan na nag-undergo ng trauma, paano pong magre-respond ang mga churches para matulungan po yung mga people in the community na nag-undergo ng trauma? Like for example, violence in the family, or kuminsan rape, or crime, or death in the family, sickness, or yun nangyari sa atin. Ako, na-trauma po ako ron. Yung Ondoy, nung 2009 ba yun? No, yung pong bahay po namin dyan sa Nangka, ay nasa Twin Rivers pa naman, kambal na ilog, talaga lumubog po, talaga hanggang forehead po yung tubig doon. So paano nagbi-minister ang church sa ganung mga situation? So meron po tayong ganung klase mga ministries din po, trauma healing, bagong ministry po yan ng Bible Society, at si Sister Perry rin po ang involved dyan. So I hope na marami pa makaalam ng mga ministries na ito at mag-benefit dito. And I'm very thankful na meron ganitong church na meron pala ganitong church na napakalaki dito sa San Mateo. Medyo papasok kasi ito. First time po namin napunta rito, honestly, no, frankly. Talagang na-impress kami. Meron palang school, tapos merong church. Sabi nga kanina nung sumalubong sa amin, asan ba siya? Mga 500 daw yata yung enrollees doon sa school. So nakaka-impress po ginagawa ng Panginoon dito sa San Mateo. And I thank God na pinag-meet po tayo
ang Philippine Bible Society at ang mga churches na representative po ninyo. I hope na magpapatuloy po itong partnership na ito and that we will be able to bless our communities because of this partnership. Ngayon, in order to emphasize kung gaanong ka-bless ang Philippines, gusto ko pong i-share sa inyo itong video na ito. Itong video na ito, ito po yung senior sa amin ng Indonesian Bible Society. Kasi ang Philippine Bible Society ay member ng Worldwide Fellowship of Bible Societies all over the world. More than 150 Bible Societies po yan. At kasama po ang Philippines at Indonesia. Indonesia, last 2010, by the grace of God, they were able to launch the what they call the Kimyal New Testament. Isang minority language po yun among the Kimyal community sa Papua. Papua na territory ng Indonesia. Tingnan po ninyo kung ano ang response ng mga tao when nilaunch yung Kimyal New Testament and they realize that the Word of God is now available for the first time in their lives in their own language. For the first time in the history of their country, available na yung Word of God in their heart language. Ito po yung response nila, yung launching po ng Kimyal New Testament. Sige po. Dara na yung diyudahad na gigit memero. Dara memero po. Po yung nam na yung ginagin yung omulatlam siyang wene na memero po ko wene na o kimilama. Do wene ani siya ani yung lemla baka nung babi elu lama. Po memero ko wene omulatlam siyang wene na oi nung babi ketse po. Seni lima po. Siyong nene wene na yung diyumunisin mati yung sampai wahyu. Gigit lang kalau wene na wala yoksim na. Nanay miyong kiblam nun abo ka, na yung kumbok niri masyarakat. E miyong mabo ni sinap. Di sini miyong sa ngingin ulam upti. Nabi ngingin ulam niyo mo. Niri higin na kikip lawa biyo pertanyan lama baro sa ngina. Ta na yung ilam nungan na nga kikip pesarok pesingding kayo. Ane meyong dun abut na ane tatsiwa, nun nengin yang upsil nyun diwal kita pa wapti, ambus nyun ba nyun diwuda ep to wapti, meyong di yula rok nyun disina nyun diwuda ep pa nyun na ngiyang kanga di toba.
Ang di bisa tuluan na na. Ngingang lo. Ima yung si Bebe yakabab na kanong ngingang ulam siyo. Ima yung si Bebe bab na kdilibo. Kamin na. Ano sungan ng ulam ng kumbo? Sunan na. Ima yung di miyesu karasut bisiko po ka. Ima yung di yun na na. Membib siyang. Panyo na di manak dalib siyang sumin na. Simbib no. Tingingang ulam na yun. Pep nak dalim na, sum na rin. Ano yung nana yung haba, itlam na. Ano sa siya? Di man daya yun na nga lakbet niya. Di man daya na nga na. Wene ako, deb la ako. Di man daya na nga dalya la ako buka. Sampai kukuprak na orm nila. To him who sits on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever. Amen. Nakita po ninyo yung response nila, no? Yung mga leaders pa nga, yung mga pastor, kung paano silang umiiyak pa eh, no, sa launching, kung gaano silang ka-grateful for the fact that the Word of God is now available in their language. I want us to recover that sana, yung ganong gratefulness, ganong gratitude, yung we don't take the Bible for granted kasi napakarami pa mga bansa, napakarami pa mga tao na hindi pa available ang Word of God. And the Philippines, we are so blessed. Available ang Word of God in 8 major languages and in dozens of minority languages. Napakabuti po ng Panginoon. And I thank you for your response. Ibig sabihin, talagang ganun din ang inyong pasasalamat. At talagang, ibig sabihin, you really believe that the Bible is indeed the Word of God. Do you believe that? Completely the Word of God. Hindi tulad sinasabi ng iba na the Bible contains the Word of God. Kasi, bago po tayong patuloy, I want to be open, kumbaga, ang approach ko po ay very conservative. Kasi para sa akin po, I really believe that the entire Bible is the Word of God. Kaya kung minsan natatawan lang ako, may lumabas na balita this past week, sumikat yung news na yon. Ang dami mga nag-repost eh. Sabi raw ng GQ magazine, isang sikat na magazine sa US, sa kanilang pagre-review ng mga literature, in the past centuries, ang mga sikat na literature sa Western literature, sabi nila, nireview nila ang Bible, ang kanilang judgment, hindi naman daw kinakailang basahin ang Bible kasi boring daw, paulit-ulit, ang daming mga prinsipyo na hindi na applicable sa modern times, etc., etc. At yun ang kinakalat ng magazine na yun sa mga readers nila na hindi kinakailang basahin ng tao ang Biblia. But, para sa atin, hindi naman kasi human literature yan. Hindi naman kasi basta-basta kasulatan lamang ng tao yan. Salita ng Diyos yan. The reason we read the Bible is because it is the Word of God. It is God's gracious way of communicating Himself to us. Nagpapakilala ang Diyos, sino ba siya? Pinapakilala niya tayo, sino ba kayo? At pinapaalam niya sa atin, anong problema sa relasyon natin? At paano masusolve ang problemang ito? Ito ang hinakikita ng mga taong hindi sasabihin natin, hindi born again. Walang spiritual perspective. Kaya akala nila, human writing lamang yan, kaya ibang kailang attitude, ibang kailang approach. But they do not realize, it is actually only by God's grace na meron tayong Biblia. He did not have to reveal Himself to us. But because He loved us, because of His grace, binigay niya ito upang makilala natin siya. So let us be thankful for that. Huwag natin i-take for granted itong ginawa ng God na He is revealing Himself to us through the Bible. So yun pong ating approach. We believe that the Bible is the Word of God. I hope we all agree on that. The Bible is completely the Word of God. Okay. So magpapatuloy po tayo. And because of that,
we are serious in studying it, in approaching it, and in interpreting it. Kaya meron, ang Bible Society, meron ganito mga seminars, at kayo naman, nagpupunta sa ganitong klase mga seminars, kahit na marami na kayong karanasan, marami na kayong pinagdaanan, because you expect, kahit pa paano, may matututunan pa rin kayo. So I thank you for your very teachable spirits po, na kung hindi man kayo matuto rito, willing kayo na mag-share naman ang inyong knowledge. Baka ma-encourage yung mga kasama ninyo sa seminar. So thank you din po for your generous spirits na nagtutulungan po tayo. We learn from one another, we strengthen one another, we encourage one another. Ngayon po, ay tuloy po natin yung next slide. Ang atin pong, okay, so we fully believe that the Word of God is the Word of God, and because of that, ang ating approach po is we approach first of all with humility, always. Whenever we read the Bible, whenever we interpret the Bible, we always approach it with humility. Yung next slide, sir. Ito. And we are conscious na meron po tayong mabigat na responsibility. Ito po, senior po sa akin, sa amin ito, nung aming professor sa ATS, Asian Theological Seminary, si Dr. Isabelo Magalit, Bel Magalit. I do not know if you're familiar with the name, pero during his time, ang reputation niya, he was one of the best preachers in all of Asia. So napaka-blessed namin, umabot pa kami sa kanya, yung batch namin, kasi matanda na po siya ngayon, retired na siya, in fact, may sakit na. Pero inabot pa namin siya, thanks be to God. And near the end of our semester, yung aming class on preaching, sabi niya, class, if there's only one thing that I want you to remember from all of our weeks together, tong this past semester, it is this. Remember this. The preaching of the Word of God is the Word of God. Actually, he was quoting from the Second Helvetic Confession. Pero in-explain niya in this way. Sabi niya, ang Diyos may pinagkatiwala ng mga tao sa inyo. Okay? Sa atin. Kung tayo ay pastor, kung tayo ay Bible study leader, kahit na Sunday school teacher, etc., etc., meron tayong dalawang ministries. Ministry sa Word of God, handling the Word of God, and also may ministry tayo, feeding, properly feeding and guiding and mentoring the people whom God has entrusted to us. Okay, so sabi niya, itong mga tao ito, taong ito, pag sinabi mo, thus says the Lord, they will believe you. Kaya nga, the preaching of the Word of God is practically the Word of God. Kung ano sinabihin mo, maniniwala sila. Bakit? Nasa yung title, nasa yung position, nasa yung authority, and they trust that you have been responsible in your stewardship of your ministry and therefore you have studied the Word of God more than they. Right? So maniniwala sila. Kaya actually, ang daling magtayo ng kulto eh. Kasi sa totoo lang, ang dami mga tao naghahanap ng katotohanan, looking for guidance. Kaya pag may mga taong tumayo, sinasabi, ito sinasabi ng Diyos, ang dami naliligaw. Kaya tayo, may responsibility na din tayo. Ibig sabihin, maraming maniniwala sa atin kapag sinabi natin, thus says the Lord. Kaya sabi ni Dr. Bel Magalit, may implication yan. Therefore, kung sa iyong ministry of the Word, ikaw ay tatamad-tamad, careless, at nagkamali ka, yung pagkakamali na dala ng lack of experience, kulang sa training, okay lang yun eh, may excuse yun. Pero yung pagkakamali na dala ng katamaran, dala ng carelessness, mahirap yun eh. Yung halimbawa, ngayon, Saturday ngayon, tomorrow, Sunday, magpe-preach tayo. Yung ating message, mamaya pa natin sisimulan. Tapos, lumilipas na yung oras. Uy, 1 p.m. na. Mamaya pa, may time pa. Uy, 8 p.m. na. Teka, kain muna ako. Tapos, kinabukasan, as the Spirit leads na lang. mahirap po yung ganun. Kinakailangan, we take the ministry seriously. No? Kasi kapag tayo nagkamali, at dahil sa ating pagkakamali ay naligaw yung mga tinuturuan natin na pinakatiwala ng Diyos sa atin, sabi nga ni Dr. Bel Magalit, their blood is on your hands. Kapag nagkamali ka, at naniwala sa pagkakamali mo, at sumunod sa pagkakamali mo, pananagutan mo yon. Kaya nga di ba sabi ni James, let not many desire to be teachers, because much more will be required of us kung tayo ay mga guru, kung tayo ay mga mentors, kung tayo ay mga shepherds. Malaki ang pananagutan yan. So again, pagka lumilibot kami sa Pilipinas at nakikita namin mga taong ganito, we are really very thankful because that means you are not taking your ministry for granted. And you want to support the Bible ministry. So, okay, Allen, maraming salamat po sa inyo. So, ang approach natin, with gratitude, with humility, and sa next slide, sir. Okay. Sabi nga sa number 2, in order to understand the Word, we stand under the Word.
we remain humble. Nagpapailalim tayo sa salita ng Diyos. And we depend on prayer. Ibig nang sabihin, naniniwala tayo, the author of the Bible is God, buhay siya, and therefore, bago tayo magpatuloy, we talk with the author. We ask for guidance. We ask for wisdom. Yung advantage natin eh, buhay pa yung author eh. Hindi tulad sa mga ibang mga literature, mga ancient literature, patay na yung authors. Pero ngayon, eto buhay ang author. We can always ask for his guidance. And having said that, let us pause and ask for guidance. Father God, thank you so much for this day. Thank you so much for this time that we are all together in order to learn from one another, to encourage one another, to strengthen one another. Lord God, as you have said in your word, this is the day that you have made, and therefore, we accept it with rejoicing and with thanksgiving and with confidence that you have purpose for this day. May gagawin ka, Panginoon, sa buhay namin, sa aming ministries. This is not an accident that we are here together to learn from one another. Lord, I thank you for the lives and the ministries of my brothers and sisters here. Bless them indeed, O God. Equip them indeed. Be the one to teach us. Be the one to speak to us. Be the one to guide us so that we'll be able to faithfully fulfill this wonderful ministry of handling and taking care of your word. Lord, this is such a beautiful ministry but also such an awesome responsibility. Dahil napakadaling magkamali at napakadaling mag-mislead ng mga tao na pinakatiwala mo sa amin. But Lord, kung kayo ang gagabay sa amin, we can rest confident that we'll be able to fulfill this ministry according to your will, Lord God. We cannot rest on our own skills, we cannot rest on our own strengths and abilities, but Lord, we rest on your grace and on your guidance and your wisdom. Do guide us, do encourage us this morning, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so magpatuloy po tayo. We approach the Word of God with respect. Okay, ito po yung next na ano. Next slide po, yan. Ibig sabihin, we respect that this is the Word of God, but also, we respect the fact na ang lahat ng mga nakasulat na ito, they were not written in a vacuum. Di po ba? Kung hinarative po siya, may nangyari, may kwento, at yung author gusto niya ipaalam kung ano nangyari. May intention yung author, ba't ganito ang pagkakakwento niya doon sa mga narratives na yon. Kung letter naman yan, particularly, for example, mga letters ni Paul, mga epistles, merong situations sa church, nalaman ni Paul, may nagsabi sa kanya kung ano yung situation, nag-respond siya. So we respect the original situation, and we also respect the intent of the author, bakit niya sinulat ito, ano gusto niya mangyari, and we also respect ano naman yung dating doon sa audience. Nakuha po ninyo? Hindi po siya vacuum lamang, nakatang isip lamang, basta-basta lamang sinulat lamang o nang walang dahilan. Kundi meron pong intention yung author kasi meron situation. Ina-address yung situation, tapos itinan din po natin ano naman yung dating sa mga original na nakatanggap. Bago po tayo tumalon sa 21st century. Sa next slide po. Ang problema kasi, ang temptation kadalasan, pag may nakita tayong verse na sounds good or sounds nice, ina-apply ka agad natin without considering paano ba ang dating kaya nito doon sa first century readers, sa mga original readers? Ano kaya intention ng author, ba't niya sinulat ito? So itong very helpful na guideline po ito, na principle, tingnan po muna natin the intent of the author, the understanding of the original audience before trying to apply to our present circumstances. And in order to do that, we look at the context sa next slide. Ayan. We study the context. Ano yung kinapapalooban ng passage na ating pinapag-aralan. This morning, as I said, review lamang po ito, we will look at examples ng pag-aaral natin yung context ng mga passages. Ang ating pong gagawin, we will proceed from narrow scope, tapos palawak ng palawak. Yung narrow scope, we will look at example na the understanding of just one word will determine the meaning of the entire passage. So very narrow po yun. Magbago naman yung isang word, yung pag-aunawa natin sa isang salita, magbabago na yung ating pagkaunawa sa buong passage. Okay? So, very, very narrow. Tapos po, we will look at examples na yung surrounding paragraph. Ano yung impact ng surrounding paragraph para unawaan yung context. And then, lalawak po tayo yung flow of thought. We will explain that later. And then, yung last example po natin for this morning, yung
historical, social, and cultural context. Nasa next slide po yun, yung ating pag-usayahan, okay? First, example ng the word itself, kung anong ganong kahalaga, there will be instances where the understanding of one word will determine our understanding of the entire passage. Tapos yung immediate context, tapos yung flow of thought, tapos yung historical, social, and cultural context. So yun pong ating gagawin this morning. So yung first example po, the word itself. An example where the understanding of one word determines the meaning, our understanding of the entire passage. Next slide po. Okay. John chapter 15, verses 1 to 8. So can I ask you to read from your Bibles, John chapter 15, verses 1 to 8. May dala po kayong mga Bible? Nakuha niyo yung mga package ninyo? Hindi pa? Ah, okay. Anyway, EJ, pwede namang bumili dyan, ano? Wala po kayong dalang Bible. May available po mga Bibles doon. May discount po today only. Okay, John chapter 15, verses 1 to 8. Sino pong pwede magbasa ng malakas ng John chapter 15, verses 1 to 8? Mas maganda po yung kayo mismo nagbabasa para masiguro ninyo na hindi ko kayo binabola. Sabi nga, let us be like Bereans. Okay. Sige po, Pastora. John chapter 15, verses 1 to 8. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burnt. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. This is the word of God. Thank you po, Ate. Okay, so sa passage na yan, and I hope you have followed through it para makita ninyo talagang yun yung nga sinasabi, meron mga words na mahalaga maunawaan. Yung meron dyang vine, branch, abide or remain in some versions, and fruit. Okay? For this example, we will look at the word fruit. Bakit po mahalaga yung word na fruit? Because of verse 8. Look at the verse 8. Sa English Standard Version, ang sabi sa verse 8, by this is my Father glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Sa ibang version, sabi, demonstrate, or you show yourselves to, that you are my, you show yourselves that you are my disciples. Agree po kayo yung pinasasabi sa mga versions ninyo? Okay, by this is my Father glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Ibig sabihin, this is what our Lord is saying, because si Jesus Christ ang speaker dito. Sinasabi niya, if you bear much fruit, two things hold true in your life. Number one, my Father is being glorified in your life. Agree kayo? Number two, you prove, you demonstrate, you show that you are my disciples. Agree? Yun po sinasabi ng verse 8. Okay. What if you do not bear fruit? Hala. If you do not bear fruit, mabigat ang implication niyan. Sinasabi dito, if you do not bear fruit, two things also hold true in your life. Number one, my Father is not being glorified in your life. And number two, ano implication? Disciple ba kita? Bakit hindi ka nagbe-bear ng fruit? Nakuha ninyo? Mabigat yung verse 8. Okay? That is why
we have to determine ano yung fruit na yun. Nakaranas na ba kayo na may nagtanong sa inyo, Pastor, Pastora, Nanay, Tatay, Ate, Kuya, how do I know that I am saved? How do I know I am a Christian? Bakit may mga experiences akong ganito? How do I know I am going to heaven? May nagtanong sa inyo ng ganon? Ako po, meron nagtanong na. Karaniwan mga young Christians or mga kabataan. Alam po ninyo, ito palang verse 8 ng John chapter 15 ay isang sagot dyan. Are you bearing fruit? Kakuha ninyo? Are you bearing fruit? If you are bearing fruit, two things hold true in your life. My Father is being glorified in your life, sabi ni Kristo. Number two, you prove, you show that you are indeed my disciples. And if you are disciples of Christ, you will spend eternity with your Master in heaven. Pero kung hindi ka nagbe-bear ng fruit, may problema. Nakunin niyo kung gano'ng kahalaga yung word na fruit. Kinakailangan mo unawaan, ano ibig sabihin ng word na fruit na yon? Or in Greek, karpos. Now, some people have said na ito raw fruit na ito, sinasabi raw ni Kristo rito, oh, so Christ is saying, our Lord is saying, we must demonstrate Christian character, particularly the qualities of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Familiar ba kayo sa list na yon? Ano yon? Fruit of the Spirit. Okay? Okay. So, saan po nakasulat yung passage na yan na fruit of the Spirit? Galatians. Okay. Sino pong sumulat ng letter to the Galatians? Si Paul. Etong ating pinapag-aralan na sa Gospel of John. Sino pong sumulat ng Gospel of John? Hindi si John. Alakan namang si Paul o si Peter. Gospel of John nga, you know? Okay. Now, would you agree it is possible for two people to use the same word but mean different things? Especially if they're using it figuratively. Kasi hindi naman ito literal na fruit eh. Hindi naman ito yung saging or mansanas or pinya, you know? It is a figurative use of the word fruit. So, we are not saying na mali yung interpretation na binanggit ko, kaya lang, what we would like to suggest is there is a safer approach. Kasi may danger po kasi na two people, although they're using the same word, they might be using it to mean different things. May danger na ganun. Kaya ang suggestion ko po, instead of going to a different author, ang dapat na gawin, ang safe na approach is look for another instance or other instances where the same author used the same word. Agree po kayo, mas safe yun? Kaysa pupunta, hanapin natin saan kaya ginamit ni John yung same word na karpos kaysa pupunta tayo kay Pablo na ginamit na yung word na karpos. Malamang si John muna, tingnan mo natin si John. Ginamit ba niya, din ba niya yung karpos in a figurative manner? Okay. Ang kagandahan, meron pong ganyang example sa John chapter 4 verse 36 at saka sa John chapter 12 verse 24. Ibig sabihin, the same author, John, used the same word karpos in the same work pa nga, in the same gospel, Gospel of John. So malamang, yung tatlong instances na yan, yan ang makakalapit ang meaning. We don't even have to turn to Paul. Agree po kayo? Kasi same author, same work, same word, and same speaker. In John chapter 15, John is quoting Jesus Christ using the same word karpos figuratively. In John chapter 4, John is quoting Jesus Christ using karpos. And in John chapter 12, John is again quoting Jesus Christ using karpos, all in the same gospel. So malamang sila yung magkakalapit ang meaning. We don't even have to turn to another book of the Bible. Okay po? So tingnan natin, ano kaya ibig sabihin ng karpos sa John chapter 4, verse 36? So, tingnan po ninyo mga Bibles ninyo. John chapter 4, verse 36. What does it say? Sino pong pwede magsabi? One verse lang po yan. Maikli lang po. Sino nakakita na? Kayo po, nakuha niya? Si Pastor. Even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop to eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together.
Thank you po, Pastor. So, the one who reaps draws a crop. Okay. Eto, kaya kung minsan maganda rin yung titignan natin yung, ano, yung Greek New Testament eh. Meron tayong product na Greek Tagalog New Testament. Kasi yung pong word na translated as crop in that English version is actually the same word carpos, Greek word carpos, which is translated as fruit in John 15 and translated as fruit also in John chapter 4 pero sa ibang English versions. So yan po yun. Fruit din po yan. If you look at ESV or I think even sa Good News Bible, fruit din po translation yan. It is the same word carpos that is used in John chapter 15. So sa English standard version, sa ESV, ang sabi dyan, the one who reaps is gathering fruit for eternal life. Okay? Agree po kayo? Yung po sinasabi sa mga ano niyo, sa mga New Testaments, ng mga Bibles niyo, gathering fruit for eternal life. Ano yung context dito? If you will remember, John chapter 4, ito po yung encounter between Jesus Christ and the Samaritan woman. No? Sabi ni Jesus, go call your husband. Sabi ng babae, I have no husband. Sabi ni Jesus, oo nga, you have no husband. Yung mga lima na nakasama mo, yung kasama mo ngayon, hindi mo pang husband. Sabi ng babae, uy, siguro propeta ka, no? Tapos, binalita niya sa kanyang mga kababayan, yung encounter. And later on in the story, yung mga Samaritans lumapit sa babae, tapos sabi nila, hindi na kami basta-basta lamang naniniwala because of your testimony, but because we have encountered him ourselves. No? Yun ang summary ng kwento. Sinasabi ng mga Samaritans, okay, kinwento mo siya sa amin, pero ngayon, we have met him, we have encountered him, naniniwala kami sa kanya, not just because of your testimony, kundi meron kaming personal na encounter sa kanya. Yung wider context, John chapter 1, tinawag ni Jesus yung kanyang mga first disciples, right? First followers. Sina Nathanael, sina Andrew, si Pedro. Tapos John chapter 2, doon niya ginawa yung kanyang first miracle, the changing of the water into wine sa Cana. John chapter 3, encounter niya with Nicodemus. Okay? Lahat ng mga na-encounter niya so far, John chapter 1, 2, and 3, mga fellow Jews. Right? Mga Jews. John chapter 4, Samaritans. He intentionally passed through the Samaritan area, na-encounter niya yung Samaritan, the Samaritan woman. The Samaritan woman told her countrymen, her townsmates about him. The Samaritans began to believe in him, and then Jesus said, the harvest is ripe. Look, John chapter 4, sinabi niya, the harvest is ripe. Hindi lang, nakikilala na siya, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi pati ng mga Samaritano. The harvest is ripe. And now the one who reaps is gathering fruit for eternal life. Kuha niyo yung context, kuha niyo yung flow. In that context, ano kaya yung fruit na yon? Ano yun? Hindi, gathering fruit for eternal life. Ano yung fruit na yon? Mga tao. Souls, right? The one who reaps, yung umaani, ang kanyang inaani ay mga souls that have eternal life. Gathering fruit for eternal life. Agree kayo? Okay. Ngayon, sa John chapter 12. Okay. Jews, Samaritans, John chapter 12, may mga Gentiles inintroduce kay Jesus Christ. And then he said, unless a grain of wheat falls and dies, it remains alone. But if it falls and dies, it bears much fruit. Okay, John chapter 4, 12 verse 24. Yung falling and dying ng grain of wheat na yon, ano kaya nire-refer ni Jesus Christ dito? Yun yung kanyang kamatayan, yung kanyang death. Malapit na siyang mamatay dito. John chapter 12 na ito. Sa John chapter 15, start na ng Last Supper. Yun yung washing of the disciples' feet. Okay? So unless a grain of wheat falls and dies, it bears much fruit. But if it falls and dies, it bears, unless a grain of wheat falls and dies, it remains alone. But if it falls and dies, it bears much fruit. So ano kaya yung fruit na yon na ibibear ng kanyang kamatayan, ng kanyang sacrifice? Malamang souls din yon. Souls of people who believe in the significance of his sacrifice, of his death. So if in John chapter 4, Jesus Christ uses the word carpos to mean souls, and in John chapter 12, Jesus Christ uses the word carpos to mean souls, ano kaya ibig sabihin ng carpos sa John chapter 15? Siguro souls din. Right?
Ibig sabihin, what our Lord is saying in John chapter 15, verse 8 is this. If you bear much fruit in terms of sharing the gospel, making disciples, two things hold true in your life. Number one, my Father is being glorified in your life. And number two, you prove, you show, you demonstrate, you are indeed my disciples. Ang problem, kung wala kang evangelism, kung wala kang involvement sa discipleship, making disciples, two things hold true in your life. Number one, my Father is not being glorified in your life. And number two, kung totoong disciple kita, bakit hindi? Nakuha ninyo? And the clincher is this. Look at verse 16. Sabi ni Kristo, you did not choose me, but I chose you that you should go and bear fruit. Okay? Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. So that, may purpose, so that you should go and bear much fruit. Anong last part? Fruit that abides. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, sinasabi ni Kristo, abiding disciples produce abiding disciples. Like begets like. Kung tayo ay mga disciples ni Kristo, magpo-produce tayo ng disciples ni Kristo. Kung tayo ay abiding disciples ni Kristo, magpo-produce tayo ng abiding disciples ni Kristo. Yun ang palang purpose. Kaya pala tayo pinili ni Kristo. Para dumami ang mga disciples niya na nag-a-abide sa Kanya. Nakuha niya yung message. After I shared this with our church sa Quezon City, North Caloocan, lumapit sa akin isang youth leader. Sabi niya, Tatay, alam ko na. Ano yung anak? NFND. Anong NFND? No fruit, not a disciple. Nagkaroon ng slogan yung youth group. Nakita niyo, nag-iiba yung application, depende kung ano yung interpretation ng passage. Na nag-depend lamang sa isang word lamang, fruit, karpos. Hindi pa na siya primarily about character, it is primarily about producing other disciples. Abiding disciples produce abiding disciples. Nakuha niya yung, ano, yung point. May mga times na mahalaga maunawaan natin yung one word kasi one word lang magdababago na interpretation natin ng buong passage. Another example. Ito, maano lang to. Amos 4:6. Nabanggit pa ito kanina? O yung Acts 1:12 lang naging example? Hindi wala yung Amos 4:6. Hindi mo nabanggit ito? Amos 4:6. O, sige. So, here is another example of ng idiom. Okay? Idiom, alam natin yon, that is a expression na naunawaan lamang na isang ng mga members ng isang common language group. Like binigay kang ina example ng aking mahal, ang lalaking yon ay namamangka sa dalawang ilog. Pagka tinranslate mo yon form-based, paano tinranslate yung form-based? That person is riding a boat in two rivers. Yeah, word for word yan, literal, form-based. Pero pagka binasay na isang British or American, maunawaan ba na yon? Hindi. Ganun din po. Kaya tayo sa Bible Society, nagtatranslate din tayo ng mga idioms, ginagawa nating meaning-based para maunawaan kagad kung ano yung meaning. No? Pagka yung may danger, may possibility na yung idiom ay hindi maunawaan na nagbabasa na nasa 21st century, ginagawa ng mga meaning-based Bibles, binibigay na kagad yung meaning para hindi na mahirapan sa form-based. Isang example itong Amos 4:6. Tinan niyo yung Amos 4:6. Sino pong pwede mag-share ng Amos 4:6? Sige, pasal. I gave you cleanness of teeth in all your cities and lack of bread in all your places. Yet, you did not return to me, declares the Lord. Okay, I have given you cleanness of teeth in all your cities and lack of bread in all your places and yet you have not returned to me, says the Lord. Ano kaya yung cleanness of teeth doon? Kung una yung basa, ano yun? Cleanness of teeth. Ano connection? Ano kaya yun? Ha?
hindi bad breath, di ba? Kung hindi natin alam na idiom yun, iisipin natin, pero ano palang ibig sabihin nun sa totoo? Pagka binasan niyo yung meaning-based, yan. Sino merong good news Bible dito, yung meaning, may meaning-based Bible, or yung magandang balita, Biblia, kahit sa Tagalog? Amos 4:6. O sige. Sa meaning-based, ang sinasabi dyan, I have given you famine in all your cities. Okay? So yung palang lumalabas, ito palang form-based na cleanness of teeth. Kapag meaning-based, famine. Ibig sabihin, yung palang cleanness of teeth ay isang idiom ng mga Hebreo na they understand, ang ibig sabihin ay famine. Ano connection ng cleanness of teeth sa famine? Walang makain. Pag walang makain, walang tinga. No? Di ba? Pag hindi ka kumain, edi wala kang tinga. Walang problema. Yung pala ibig sabihin ng mga Hebreo, pag sinabing cleanness of teeth, uy, madinis ang ipin mo ah. Hindi ka pala pinupurin, sinasabing, gutom ka, no? pero tayo, nasa 21st century, nasa San Mateo, pag natin unawaan na, na idiom pala yan, ang akalain natin, ang message ni Yahweh sa bansang Israel sa pamamagitan ni Propetang Amos is this. Isipin natin, sinasabi ni Yahweh, Israel, I have given you clean teeth, fresh breath, ginawa ko kayong mga gwapo at gwapa, no? Kapag binuka ninyo, bibig ninyo, yung katabi ninyo, walang reklamo, ayaw nyo pa rin bumalik sa akin, mga wala kayong utang na loob. Nakuha ninyo? Isipin natin yung message niya. But if you understand that it is an idiom pala, meaning famine, nag-iiba yung ating understanding. Ang message pala ni Yahweh is this, Israel, pinahirapan ko na nga kayo, ginutom ko na nga kayo, I have given you famine, ayaw nyo pa rin bumalik sa akin ang titigas ng puso ninyo. Nag-iba yung message. If we interpret this without understanding that it's an idiom, if we interpret cleanness of teeth literally, akala natin ang message is, you are so ungrateful. Ang message pala is, you are so rebellious. Ang titigas ng puso ninyo. Pinarusahan ko na nga kayo, ayaw nyo pa rin magsisi, ayaw nyo pa rin bumalik, napaka-rebellious talaga ninyo. Nag-iiba. Depending on our proper understanding, idiom pala siya. Okay? So we look at a broader context. Okay, tingnan na natin yung narrow context na isang word lamang, tapos yung isang idiom. Next slide na, yung broader context. Ayan, immediate context. Matthew 18:20. I'm sure many of you are familiar with this. Matthew 18:20. Madali lang ito. I'm sure alam ninyo ito. Kung may Bible quiz nga, tapos sabihin ko, fill in the blanks. Sabihin ko, forward 2 or 3? Oh, may sumagot kagad. Alam. Are gathered in my name, there am I in the midst of them. Oh, very familiar, ano? Okay, bakit very familiar? Very familiar kasi palaging ginagamit. Saan ginagamit? Sa prayer meeting. Lalo na pagka prayer meeting, lima pa lang dumating, ano? Alam na bang darating? Lima lang tayo. Tuloy natin. Sabi naman sa Bible, we're 2 or 3 gathered in my name. Ang question, ang context ba talaga niya is about prayer? Yun ang tanong. Is this really about prayer? So we look at the immediate context and we will see in our Bibles, ito palang verse 20 is part of a paragraph that starts with verse 15. So meron tayong advantage if we are using a modern Bible. Kasi yung dati mga lumang Bibles tulad ng King James, New American Standard, ang Biblia, one verse, one line. No? Pagka next verse na, next line na yon. Kaya kung minsan, mahirap ma-determine where one idea ends and the next idea begins. Pero ito mga modern Bibles natin, meron na siyang mga paragraphs. Ibig sabihin, the committee of scholars who translated that particular version agree that this paragraph is talking about this idea. Nakuha ninyo? So, ano yung idea nung paragraph na yon? Yun ang titingnan natin. Ano ba yung idea ng verses 15 to 20? And in fact, if you will look at your Bibles,
karamihan pa nga, merong mga tinatawag na section heading or yung title, ano yung topic ng paragraph, yun yung nakasulat before verse 15 or before the paragraph na in bold type, ibang pagkakasulat. Yun ang topic. Ano yung topic na nakalagay sa mga Bibles ninyo? Yung section heading before verse 15. Ano sabi? Okay. If your brother sins against you. Sa iba nakalagay, dealing with an offense in the church. So yun pala ang topic. Verses 15 hanggang sa verse 20, yung very popular na verse 20, ang topic is dealing with an offense in the church. If you look at the context, ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. Because it is Jesus Christ speaking here. Sinasabi niya, if your brother or sister sins against you, anong dapat mong gawin? Ibalita mo sa prayer meeting, pag-pray ninyo. Pag-pray natin si kuya, may problema siya. Ang tawag doon, chismis by prayer. Ang gagawin daw, puntahan siya directly, kausapin, kapatid, mukhang may problema tayo. Okay. Kapag nakinig, good, you have won your brother. Kung ayaw makinig, ano gagawin? Bring witnesses along with you so that every charge may be validated by two or three witnesses. Doon pa lamang, sounds family na, no? Two or three. And this is an important principle in leadership. In fact, inulit pa nga ito ni Pablo kay Timoteos. Sabi ni Pablo kay Timothy, never accept any charge against an elder na hindi corroborated ng two or three witnesses. Kung tayo ay leader, pastor, teacher, kahit na small group leader lamang, ito mahalagang prinsipyo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa anumang accusation na isang tao lamang ang nag-accuse. Kinakailangan may backup, may witness. Two or three, ang sabi sa Biblia. Sa palagay ninyo, bakit? Bakit hindi tayo dapat maniwala sa kapag ang nag-accuse ay isang tao lamang at walang ibang backup? Why do you think? Sabi ni Pastor, one-sided. Okay? Ibig sabihin, posible na ito kasi nag-accuse, hindi niya alam yung background ng kanyang ina-accuse. May pinanggagalingan pala. Kaya pala nasabi yan kasi may context. O kaya pala nagawa yan kasi ito pala yung nangyari before. So nagkakamali lang siya. Mali siya. Or, mas masama kaysa sa mali siya, may mali siya. Gustong sirahan. Yan ang mas matindi. No? Kaya to be safe, kinakailangan may magbabackup. Talagang may problema si ate o si kuya. So nagdala ka ng witness, kinonorroborate, talagang may problema. Ayaw pa rin maniwala ni ate o ni kuya. Ano nagagawin? Dalhin sa congregation. So mapapahiya na siya. Ayaw pa rin talikuran yung kanyang ginagawa. Ano nagagawin? Ano raw? Ituring na hentil. Okay. Oo, sabi nga sa iglesia ni Manalo, itiwalag. Excommunication. And this is actually a biblical basis for excommunication. And there is a biblical basis for excommunication. Kaya lang, this is a very painful process. Masakit kasi isang katawan tayo. Kapatid natin yan. Suddenly, ituturing mo na hentil, ititiwalag. Pero, eto yung provision. Sabi nga ni Kristo, if you do this in my name. Mahalaga po yung three words na yon, in my name. Ano ibig sabihin ng in my name? Kung si pastor o si pastora, pinadala ka sa isang convocation or meeting, tapos sasabihin niya sa organizers, this person, brother so-and-so, is speaking in my name. Ano ibig sabihin? Ambassador, or kung ano man sabihin niya, parang ako na rin nagsalita. Di ba? Yan ang ibig sabihin nun, in my name. So this is what our Lord is saying. Siguraduhin lamang ninyo that after much prayer, fasting maybe, deliberations, consultations, talagang pinag-isipan at pinag-usapan mabuti. Finally, you decide, if I were there in the midst of you, this is also my decision. Go ahead and do it. Nakuha ninyo? Hindi ito arbitrary decision. Na basta-basta sasabihin mo, itiwalag, parusahan. In my name. Very important provision yon. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, if you decide to bind or forbid,
or if you decide to loose or allow, yung binding and loosing dyan, mga legal terms yan eh, sa Jewish context. If you decide to bind or loose or itiwalag ninyo, it, as long as you are doing this in prayer, in my name, go ahead and do it. And the principle is, mas mahalaga ang panatiliing malinis ang iglesia. Keep my church pure. Nakuha ninyo? After a seminar like this, last year, may lumapit sa akin. Sabi, Pastor, sa amin ngang church may problema nga eh. Ano yun? Yung aming praise and worship leader, oh, at saka yung isang member ng praise and worship team, uy, parang alam mo na kung ano yung kasunod, ano? Bakit? Meron silang ginagawa na hindi dapat ginagawa ng hindi mag-asawa. Oh, alam niyo? Opo. O anong ginawa ng leadership? Wala nga po eh. Nag-iusap nga kami, ano dapat gawin eh. Eh bakit? Ano pa pinapag-usapan ninyo? Eh kasi pastor, baka pagka pinarusahan yung praise and worship leader, baka mawawalan kami ng mahusay na praise and worship leader. Ipinagpalit ang integrity ng church, ang witness ng church para sa isang mahusay na praise and worship leader. Isipin natin kung ano effect niyan. Sa community, sasabihin ng mga tao, no? You are witnessing to us, you are talking to us about a holy and righteous God. Pero alam namin, sa kalagitnaan ninyo, merong immoral na nangunguna pa nga sa pagsamba ninyo. Mga ipokrito kayo. Sira witness natin. O yung mga kasama mga church, sa community, sabihin, eh baka sa church na yon, pinalusot si kuya, si ate, eh di dapat dito okay din yan. may effect. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, mahalaga, keep my church pure. As long as you do it in my name, go ahead and do it. I am there in the midst of you. I will protect my church. If you decide to bind, go ahead. If you decide to lose, go ahead. Nakuha niyo yung context? And ibig sabihin, dapat maibigay yung buong message sa ating church. The problem is, if verse 20 is always used only in the context of prayer meetings, mamimiss ng ating church na may mas mabigat na message pala ito, starting from verse 15 hanggang verse 20. This is about keeping the church pure pala. This is about church discipline pala. Nakuha ninyo? Ang kagandahan yon, if ever na mangyari, huwag sana mangyari, pero kung mangyayari na you will have to impose church discipline, may back up tayo sa ating congregation because they know may biblical basis yung ating gagawin. Nasa Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Okay? So nakita nyo, nag-iiba ang ating interpretation if we look at the context. Isang example pa niyan ay Luke chapter 6 verse 38. Tignan natin Luke chapter 6 verse 38. Again, another very popular verse. Luke 6, 38. Eto, pwede rin ito mag-Bible quiz. Magbigay lang ako ng clue word dito eh. Siksik, liglig. Alam na ninyo kung saan ito. Yes, Pastor? Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaking together, and running over. It will be poured into your lap for... With the measure you use, it will be measured to you. Okay, thank you po, Pastor. So ito, kung yung Matthew 18:20, kadalasan ginagamit sa prayer meetings, etong Luke 6:38, saan nyo ito kadalasan naririnig ito? Offering. Okay. Kaya lang, again, ang tanong, talaga ba tungkol sa tithes and offerings ito? Dito, madali lang. Sa Matthew 18:20, we went back to verse 15. Eto, we only have to go back one verse. The complete idea is verses 37 and 38. Sinong pwede magbasa ng Luke chapter 6 verses 37 and 38? Sige po. Kahit Tagalog, 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at magpatawarin kayo ng Diyos. 38.
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takal ang ginamit ninyo, sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Thank you po, Pastor. Okay, so, is this really about tithes and offerings? Sa English, condemn not, you will not be condemned. Judge not, you will not be judged. Forgive, you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. So, ano talaga ang message dito? Is this about tithes and offerings? Is this about giving? It is about giving, but not just about giving. It is also about forgiving. It is also about condemning. It is also about judging. At ang mahalaga rito ay yung last sentence. Kung anong panukat ang ginamit mo sa iyong kapwa, yun din ang gagamitin sa iyo. The measure that you use will be the measure that will be used for you. So, ang complete message is this. Kung sa buhay mo, mabilis kang mag-condemn, mabilis kang, kung kasabihan nga eh, believe the worst of others. Pag may nagbalita sa iyo, naniniwala ka agad na, oo nga, talagang may problema siya, talagang nasa karakter na yun eh. Expected na magkakamali siya, gagawin niya yan. Ano mangyayari kapag ikaw naman ay nagkamali? Mabilis ka rin i-judge ng mga tao na may problema talaga yung karakter mo, kaya ka ganyan. Kuminsan nga, baka sumbatan ka pa, sasabihin, ang yabang-yabang mo, ang bilis mo mag-judge, yung pala babagsak ka rin. No? Ang tayog-tayog mo, babagsak ka rin pala. Pero kung ikaw naman ay napaka-generous, kapag may nangailangan, tumutulong ka kaagad, what will happen kapag ikaw ang nangailangan? Malamang maraming gustong tumulong sa iyo. Sasabihin ng mga tao, nung ako'y nangailangan, tumulong ka agad si kuya, si ate. Ngayon siya'y nangailangan, gusto kong tumulong kahit konti lang. Kasi tumulong siya sa akin noon. The principle is, kung anong panukat ang ginamit mo, yun din ang gagamitin sa iyo. And that is a very important principle na nami-miss kapag yung verse 38 ay ginagamit lamang in terms of tithes and offerings. Nakuha ninyo? Mabigat pala yung buong verse 37 and 38 eh. With the measure that you use, it will be measured back to you. Not just in terms of tithes and offerings. Not just in terms of giving, but also in terms of condemning and judging and forgiving. And again, obligation natin bilang mga shepherds, ibigay yung complete message sa ating sheep, sa mga pinagkatiwala sa atin. Just like sa Matthew 18, ibigay yung complete message 15 to 20. Dito sa Luke chapter 6, ibigay yung complete message verse 37 and 38. Nakuha ninyo? Okay. So, lumawak na tayo. Okay. Punta tayo sa next example. So, we have gone from an example where the understanding of one word determines the understanding of the entire passage. Tapos yung idiom. Tapos ito, immediate context. Yung next naman, yung flow of thought. Yung next slide. Abog na yan. Para makasave ng time. Next slide na. Yan, flow of thought. We look at 1 Corinthians 13. Familiar ba kayo sa 1 Corinthians 13? Tungkol saan ito? Pag-ibig. Love. Okay. Saan nyo madalas naririnig yung mga messages based on 1 Corinthians 13? Kailan natin na madalas marinig itong mga ganitong messages? Sa love month. February. Valentine. No? Or sa weddings. Right? Sa mga kasal. Marami na ako na-attenda ng kasal na ito ang, ano eh, ang base text eh. Tapos sasabihin ng pastor, yung officiating minister, love is kind, love is patient, love is not jealous, love does not boast. Tapos i-exhort yung kinakasal, kaya ikaw iho, dapat ikaw ay kind. What does it mean to be kind? Ganito yun. Yan. Love is patient, ganito yun. Sasabihin kay ate, kaya ikaw, ate, dapat ikaw ay huwag selosa, hindi jealous, etc., etc. Ang problem, kapag nagpunta ka agad sa ganung klaseng message, nami-miss yung buong tinutumbok ni Pablo. Kasi if you look at 1 Corinthians 13, mapapansin nyo, anong verse itong love is kind, love is patient? Verse 4 na kaagad, no? Meron siyang na-miss, meron siyang na-skip. Tingnan natin ano ba yung flow of thought? Nami-miss agad nung klaseng message yung flow
of thought ng author. Ano ba yung flow of thought? Yun yung tinutumbok na point. Halimbawa, tayo, kung tayo pastor, nag-submit tayo ng report sa ating Board of Elders and our report consists of 5 paragraphs. Do you think the board will be treating us correctly if binasa lamang ay paragraph number 3? Hindi binasa yung paragraphs 1, 2, 4, and 5. Tapos nag-respond ka agad based on paragraph 3 without reading paragraphs 1, 2, 4, and 5. Tama ba yon? Mali. Pero ganun yung ginagawa natin sa 1 Corinthians 13. Binabasa yung isang chapter, hindi tinitingnan, ano ba yung surrounding na flow of thought? Nakuha na yung idea? Flow of thought. Or kung mayroong isang ministry head nagsabit sa atin, tayo pastor, may nagsabit na ministry head, sabi natin praise and worship leader, yung kanyang report consists of 4 paragraphs. Binasa natin paragraph number 1 lamang, hindi natin binasa yung paragraphs 2, 3, and 4. Nag-respond ka agad tayo sa kanya just based on our reading of paragraph 1. Tama ba yon? Mali rin. So actually, magandang discipline kapag letter particularly, basahin natin yung buong letter to get the complete flow of thought. Ano yung tinutumbok ng letter writer? Ito yung binanggit natin sa simula. We must recognize these were not written in a vacuum. May nangyayari sa church, nag-respond yung letter writer. Ano yung gusto niya mangyari sa kanyang response? Tapos ano naman yung dating sa mga nakatanggap? Okay? So let us trace. Ano ba nangyayari dito sa Corinthians? Ano ba yung context ng Corinthian church? What do you know about the Corinthian church? Ano yung reputation ng church in Corinth? Mga mababait? Ideal church? Eh? Arrogant? Okay? Ano pa? Immoral? No? Yan yung tipo ng church na kapag na-assign ka rin, sasabihin mo, pwede ba akong ma-assign sa ibang church? Malaking sakit ng ulo. Okay? At isang sakit ng ulo doon, isang problema ng Corinthian church is, tinan ninyo yung flow of thought. Chapter 1, verse 12. Okay, may binanggit si Pablo rito. Let us trace kung ano yung problem sa Corinthian church. Chapter 1, verse 12. Sabi ni Pablo, it has been reported to me that some of you say, I am for Paul. Others say, I am for Apollos. Others say, I am for Cephas or Peter, while others say, I am for Christ. Anong ibig sabihin nun? Nagkukumparahan, no? Ng mga leaders. Parang, kung pupunta ka sa contemporary context, parang sasabihin, basta si Pablo ang nagsalita, believe ako at susunod ako. Believe talaga ako kay Pablo. Bakit? Kasi siguro ang reputation, napakasipag na missionary, napaka-productive na church planter, right? At napakahusay sa doktrina. Ang galing sa doktrina, napakatalino. Kaya nga yung most of the letters sa New Testament, si Pablo sumulat eh. Pero sasabihin naman ng iba, oo nga, Brad, ang galing nga sa doktrina, pero kung minsan, sobrang lalim. No? Di ba si Pedro nga mismo, may sinulat siya, some of his letters are hard to understand. No? Eh kung si Pedro nga nahirapan, eh tayo pa kaya. Ang lalim, Brad eh. Kaya kung minsan, in modern terms, ha, kapag si Pablo ang nag-speak sa church, hindi ako nabibless, hindi ko mag-gets. Pero sabi na iba, hindi, blessed na blessed ako. Kaya lang, pagka lumabas ang problema, hindi na may paliwanag ang sinabi, sobrang galing, sobrang lalim. Naka-attend na ba kayong ganun klaseng message? Ang galing-galing. Habang nakikinig kayo, parang, wow, ibang klase ito. Paglabas, tatanungin kayo, oh, Brad, sis, kamusta yung message? Ang galing! Dapat nandun ka. Talaga? Ano sinabi? Kuan eh. Dapat kasi nandun ka eh. hindi ko may paliwaan lahat. Pero ang galing, Brad. Habang nakikinig ako, para akong scholar. Pero Brad, sasabi ng iba, pagka si Apollos ang speaker, nabibless talaga ako. Kaya pagka si Apollos ang speaker, sigurado a-attend ako. Ay, namili ng speaker. Dito naman, alam naman na mamimili ng speaker, ano? Bakit? Ano ba reputation ni Apollos? Very good teacher. Eloquent speaker. Di ba? Kaya nga sa Book of Acts, madalas nagiging pambato siya eh, sa mga arguments sa mga sinagoga. Kuminsan lamang, merong panginakailang alagaan sa doktrina. Kaya there was a time sa Book of Acts, sinalagaan siya ni Aquila at ni Priscilla, minentor pa siya tungkol sa doktrina niya. Pero sa delivery, ang galing. Kaya sabi, basta si Apollos, Brad,
Believe ako. Sasabihin naman ng iba, Pablo, Apollos, wala kayo sa lolo ko, si Pedro. Original apostle na nasa Jerusalem. Original eyewitness to Jesus Christ. Ha? Sasabihin naman ng iba, original eyewitness to Jesus Christ. Ako kay Kristo. Pasikatan ng mga leaders, no? Ng mga sundo-sundo leaders. Yung ganong klaseng attitude, ako ano yung problema? May problema eh. Umabot pa sa verse chapter 6, ano ginagawa ng mga Corinthians? Nagdedemandahan pa kayo? Sabi ni Pablo. Mga Kristiyano, nagdedemandahan? It should not be. Sabi ni Pablo, don't you know that there will come a time when you will even judge angels? Anong point ni Pablo? Kung totoong born again kayo, okay, meron na kayong new nature, new perspectives, new values. Kung born again ka na, you now see things from heaven's point of view. Agree kayo? May nangyayari sa paligid ninyo, tinatawag na physical reality, pero bukod pa yan, may nangyayari na spiritual reality na nakikita ninyo. Tama ba yun? Na-experience ba niyan? Merong spiritual, you see God's hand at work. Merong, nakikita nyo, merong spiritual reality that is overarching or napapalooban pa itong physical reality na ito. Okay, agree kayo? At iba na rin ang perspectives ninyo. Iba ang values ninyo. So, ang tanong ni Pablo, kung ganun, bakit kayo magpapailalim sa decision ng mga judges na hindi nakikita ang nakikita ninyo? Na hindi sinishare ang mga values ninyo? That should not be. There will even come a time when you will judge angels. Okay? So, may problema talaga yung Corinthian church. Ano yung problema? Nag-aaway-aaway. Lack of love, in other words. Nagdedemandahan pa nga. So much lack of love na nagdedemandahan pa. Okay? Umabot pa yan sa chapter 11. Even in the way that they observe the Lord's Supper. Kitang-kita yung ganong attitude. Dito sa mga churches natin dito, how do we observe the Lord's Supper now? Ano yung mga elements? Crackers? Ostia? Pirasong white bread, ganyan? Tapos, ano yung iniinom? Juice. Grape juice, no? Sa isang church sa Marikina, minsan umatan kami ni Perry eh. Sinerb wine. Sarap bumalik doon. Nung nasa Holland kami, eh di lumilibot kami, tinatry namin iba-iba mga churches. Meron isang church na puntahan kami, ibang klase mag-observe ng Lord's Supper. No? Ang gagawin ng pastor, pagka Lord's Supper's Day, Lord's Supper na, yung isang goblet o yung chalice, yung malaking ano, malaking kupita, malaking cup, puno ng grape juice. Ang gagawin niya, iinom siya. Tapos ipapasa sa tao na sa harapan, iinom yung tao. Tapos ipapasa niya sa katabi niya, iinom din siya. Tapos siya papasa, iinom din. All the way, hanggang lahat makainom. Nagulat kami, na culture shock kami. Kasi, nasa row 4 kami eh. Binibigay lang namin. Ilan na uminom? Pagdating sa amin nung goblet, imposible naman di kami uminom. Communion eh, di ba? Pero pray muna. The power of prayer. Pray muna. Tapos sabi ni Perry, Mel, sa susunod ng Lord's Supper, ha? Sa harapan tayo maupo. Ha? Nung panahon na yon, first century, iba rin ang kanilang pag-observe ng Lord's Supper. Totoong pagkain, tsaka totoong inumin. Kaya lang, dahil first century, medyo fluid pa. Wala pang fixed na order of worship or program. Kuminsan may mauunang mag-share ng word, kuminsan may mauunang mag-share ng testimony, etc., etc. At kuminsan may mga nauunang kumukuha na ng pagkain, tsaka ng inumin. Hindi pa masyadong fixed ang program. Okay lang sana. Kaya lang, ang nangyayari, yung mga nauunang kumukuha ng pagkain, tsaka inumin, ang nangyayari, anong ginagawa nila? Sumusobra ng kinukuha. Yung mga latecomers, wala na. Kaya nga, sa chapter 11, sabi ni Pablo, wala ba kayong mga bahay doon kayo magpakabusog? Check ninyo, sinabi ni Pablo yan, wala ba kayong mga bahay doon kayo magpakabusog? Para ba sinasabi niya, Brad, sis, huwag mo namang gamitin ng worship service para makatipid sa lunch.
Hindi ka nagpunta rito para mabusog, ano? Nagpunta ka rito para sa fellowship. Okay? Makapag-bonding sa mga kapatid mo. And yung ganong klaseng spirit, walang bonding, walang fellowship, walang pakialam sa kapwa, umabot pa sa pagkukumparahan ng mga gifts. Yan, arrogance na. Kaya nga sa chapter 12, naglista si Pablo ng mga spiritual gifts. At doon niya in-explain, oo nga, may mga gifts kayo, but you don't have to compare yourselves with one another kasi lahat kayo nakatanggap ng gifts, pero all to be used for the benefit of the one body. Hindi kayo dapat magkumparahan. In fact, dapat gamitin niyo yung mga gifts na yan for the benefit of one body. Kaya sabi niya, starting from verse 27 ng chapter 12, sabi niya, I will be reading from the English Standard Version. 1 Corinthians chapter 12, starting from verse 27. Now, you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Okay, so lahat kayo nakatanggap ng mga gifts na ito. At ang nakaka-impress dito, sabi ng ilang scholars, kaya raw binanggit ni Pablo ang lahat ng gifts na ito kasi lahat ng gifts na ito present sa Corinthian church. Because kung wala yan sa church, they will not understand what he's talking about. But the fact that he mentioned that, ibig sabihin, assume, maunawaan nila ano yung mga gifts na yan. Okay? So napaka-blessed ng Corinthian church. Kaya lang napakabigat din ng problema. Okay? So nakatanggap ng mga gifts na yan. Lahat kayo, mga gifts na yan. But the question is this, are all apostles, are all prophets, are all teachers? So anong point ni Pablo? Every one of you has received a gift, pero iba-iba ang gift ninyo. For example, lahat ba kayo nakatanggap ng gift of teaching? Lahat ba kayo mahusay magturo? Anong sagot? No. Right? Lahat kayo nakatanggap ng gifts, pero iba-iba ang gifts, all for to be used for the benefit of the entire body. So kaya huwag kayo magkukumparahan because hindi naman kayo lahat teachers, okay? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts. And I will show you a more excellent way. Kasi, mga kapatid, even if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, but have not love, if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. So anong point ni Pablo? Sinasabi niya, church in Corinth, church in San Mateo, do not desire that your church become known because of your leaders. Very productive church planters, masipag na missionary, or mahusay na speaker, palaging iniimbita sa kung saan-saan conferences. Do not desire that your church become known because of your leaders. Do not desire that your church become known because of your gifts. Meron kayong miracles, meron kayong mahusay na teachers. Instead, desire that your church become known because of your love for one another. And only after making that point does Paul say, what kind of love is this that I'm talking about? This kind of love is kind. It is patient. It does not compare. It does not boast. It is not jealous. Hindi nagkakaingit-ingitan. Hindi nagkukumparahan. Nakuha ninyo? Yung tinutumbok ni Pablo. Ibig sabihin, ang primary message pala ng 1 Corinthians 13 is not romantic love. It is first of all about love within the church. The problem is, if we keep on using 1 Corinthians 13 only starting from verse 4 and without considering the entire context, ang nasishare lamang natin sa kanya, usually, is about romantic love. Na hindi sana problema. Kasi yung verses 4 onwards, general naman yan eh. Pwede namang apply sa romantic love yan. Walang problema eh. Kaya lang, kapag palagi lang ang ginagamit nating context, nami-miss ng ating congregation na ang primary message pala is not about romantic love, but about love within the church. At obligation natin, as ministers of the word, ibigay yung complete message. Just like with Luke, with Matthew chapter 18, with Luke 6, ibigay yung complete message. Ganun din sa 1 Corinthians. Ano yung complete message? Okay? Kuha ninyo? Okay, now we look at the last example. Lalawak pa tayo.
yung historical, social, cultural background. Revelation chapter 3, verses 15 to 16. Revelation 3, 15 to 16. Sino pwedeng magbasa ng Revelation 3, 15 to 16 aloud? Ayo, walang gustong tumingin sa akin, no? Hindi ko ipa-explain, babasahin lang ninyo. Revelation 3, sige pa, Pastor. Verse 15, I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish you were neither one of the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Okay, thank you po. So, I know your works, or I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish, sa verse ni Pastor, I wish that you were one or the other. Or sa iba, I wish that you were either cold or hot. Okay? So, meron ditong kitang-kita ka agad, meron mga concepts na dapat unawaan ka agad in order to properly communicate the message to the church or to our Bible study group or our Sunday school. Ito yung concepts ng cold, lukewarm, and hot. Right? Okay. May ibang nagsasabi, pag nag-deliver ng message, they go like this. Sasabihin, oh, our Lord wants us to be hot for the gospel. On fire for the kingdom of God. Zealous for the glory of God. Amen? Amen. Sagot kayong amen. Kasi totoo naman. Our Lord wants us to be hot for the gospel, on fire for the kingdom of God, zealous for the glory of God. Kaya lang, yung ganong klaseng message, hindi niya maituloy hanggang sa what does it mean to be cold. Bakit? Kasi, ang sabi dyan ng ating Panginoon, I would prefer or I wish that you were either cold or hot. Check ninyo, sinabi ng ating Panginoon yun. Gusto ko hot kayo. Gusto ko rin cold kayo. Oo. Ang problem, hindi kayo cold, hindi rin kayo hot, kundi lukewarm. Nakuha ninyo? Nakuha niyo yung problema? Yung sinasite natin na preaching, ang akala kasi niya, because the words are cold, lukewarm, hot, akala niya ang category ay spiritual temperature. No? Ranging from cold, tapos naging lukewarm, tapos naging hot. Kasi words that refer to temperature yun eh. Kaya lang, mahirap na i-adapt yung ganong klaseng kumbaga framework because mahihirapan tayo na explain what it means to be cold. Precisely because ang sabi ng ating Panginoon, kung cold tayo, okay din eh. Gusto niya yun eh. Pero kung ating category is spiritual temperature, we will never be able to explain why our Lord wants us to be spiritually cold. Ako, ano yung problem? Okay. So, ibig sabihin, the category is not spiritual temperature. So, ano ngayon yung category? Here, we have to turn to extra-biblical sources. Again, as we have been saying from the beginning, i-respect natin yung original context. Ano ba yung context noon? Ano ba yung situation ng Laodicea? Yung mga nagbasa ng letter na ito ni John, they will understand like most likely what he means. Kasi alam nila yung situation ng Laodicea at that time. They live in the first century and they know kung ano yung context ng Laodicea. Pero tayo, nasa 21st century, nasa San Mateo, ano yun? So we need to turn to extra-biblical sources like commentaries or notes. And for this, I would like to recommend, kung sa mga notes lamang ang pag-uusapan natin, the ESV Study Bible, English Standard Version Study Bible. Napakaganda po ng mga notes niyan, very respected at napakahusay ng mga scholars. About more than 20,000 notes. Ang scholars niyan talagang respected sa Christian academic community. For example, sa Old Testament, si Gordon Wenham, isa sa mga scholars diyan. Sa New Testament, Andreas Kostenberger. Ang kanyang editor, si Wayne Grudem. If you have been to seminary, alam niyo siya ang author ng Systematic Theology na textbook sa seminary. Tapos ang kanyang general editor, si J.I. Packer. So, medyo alaga po
ang mga notes diyan. And in fact, yung kanyang intro, yung introductory portion ng Book of Revelation, ang kapal po. Kasi in-explain pa ron, ano ba yung premillennial view? Ano ba yung amillennial view? Ano ba yung postmillennial view? Ano ba yung preterist approach? Ano yung futurist approach? Ano yung idealist approach? Etc. etc. But anyway, doon po sa Revelation chapter 3 ng ESV Study Bible, meron pong maliit na note doon in-explain ano yung context ng Laodicea. Kaya lang magsilang yun eh. Kaya isi-share ko sa inyo yung mas malaking explanation, mas mahabang explanation, which I got from Dr. Donald Carson, one of my favorite scholars, Don Carson. And by the way, if you come across a book written by Don Carson entitled Exegetical Fallacies, I highly recommend bilhin po ninyo. It is worth your money. Doon nakalista lahat ng mga common mistakes na ginagawa ng mga preachers and teachers ng Bible. Exegetical Fallacies by Dr. Donald Carson. Okay, ganito sabi niya. Ano ba ang situation ng Laodicea at that time? Laodicea was a city located in the province called Asia Minor. Ngayon, ang tawag doon, Turkey. Modern-day territory of Turkey. Pero ang panahon ayon, Asia Minor. So, eto Laodicea, sa Asia Minor, it was located between two cities, Hierapolis and Colossae. Yung Colossae, doon isinulat ni Pablo yung kanyang letter to the Colossians. Okay. Sa kabilang side, Hierapolis. Colossae was famous throughout the province of Asia Minor because of their cold spring waters. Alam niyo, spring waters, yung sariwa, galing talaga sa bukal, tapos ang lamig pa, pagkaininom mo, ang sarap-sarap. Naalala ko ito when I had the blessing of being part of a group na nag-share ng gospel. Kasama pa ako nun sa Operation Christmas Child eh. Umakyat kami sa Kalinga, no? Sa mga butbut, nag-share kami ng gospel sa butbut children. Eh, butbut supposed to be one of the most violent tribes in the mountain province. Doon nga galing si ano eh, si Makliing Dulag, yung nag-lead ng opposition sa Chico River. Anyway, doon kami papunta sa village sa mga butbut. Tapos eto yung mountain road, eto yung mountain sa isang side, sa kabilang side bangin, tapos ay baba yung Chico River. Okay. Huminto yung driver ng truck, bumaba ng truck. Tapos nagpunta sa side ng ano ng bundok, dala yung kanyang lalagyan ng tubig na wala ng laman, sinalok niya, tapos napuno ng tubig, ininom niya. Doon pala sa side ng bundok, mayroong dalawang protruding pipes, naka-protrude lang na pipes. Agos lang ng agos yung tubig. Sinalok niya, tapos ininom niya. Sabi ko, "Sir, safe ba yan?" "Opo, pastor." At ang lamig pa, parang galing sa ref. Tingnan mo, binuhos niya sa kamay ko. Ang lamig nga. Believe ako, napatingin ako sa bundok. Sabi ko, "Ang galing namang water dispenser nito. Sinlaki ng bundok." Naalala ko, siguro ganito yung tubig sa Colossae nung panahon na yun. Napakalamig. At saka nakaka-refresh talaga. So yun ang fame ng Colossae. Cold spring waters. Yung Hierapolis naman, on the other side of Laodicea, was also famous because of their hot springs. Yan. Sino rito nakapagbabad na sa hot springs? Pansol, sa Bicol, no? Sarap eh, di ba? Nakaka-relax. Ang Laodicea, okay, so ang Colossae famous because of their cold spring waters. Hierapolis famous because of their hot springs. Laodicea was also famous because of their bad tasting water. Ang pangit ng lasa, magugustuhan mo lang kung doon ka pinanganak. Kasi akala mo ganito talaga lasang tubig. Pero kung tagalabas ka, pag natikman mo yon, iyak. No? Ang problem kasi ng Laodicea, the water came from outside the city, medyo malayo-layo. It had to be pumped in through mud pipes. Eh, syempre, hindi pa naman modern technology noon, medyo mababaw. So, naarawan. Paglabas sa mga outlets within the city, naarawan, mainit-init, tapos lasang putik, talagang pangit ng lasa. Okay. So, what our Lord is saying pala is this. Church in Laodicea, sana ang church ninyo parang cold spring waters ng Colossae. Nakaka-refresh ng uhaw. Nakakabigay ng lakas. Nakaka-renew ng strength. Ang sarap-sarap inumin. Or sana, ang church ninyo, parang hot springs ng Hierapolis. Kapag nagbabad ka, yung mga tao na pagod sa pagbabiyahe sa mundong ito, sa buhay na ito, pag nagpunta sa church ninyo, ang sarap tumambay sa church ninyo. Kaya lang, Laodicea, ang church ninyo, parang tubig ninyo. Ang pangit ng lasa. Therefore,
Understanding that context, we can now go to the 21st century and see anong message Church in San Mateo. Sana ang church natin ay parang cold spring waters na nakaka-renew ng strength, nakaka-refresh ng mga nauuhaw, nakakaalis ng init ng katawan. Or sana para tayong hot springs ng Laodicea na kapag may nagpunta sa church natin, yung mga napagod, tired pilgrims, napagod sa pagbiyahe sa buhay na ito, they will be able to feel relaxed. Ang sarap tumambay sa church na ito. Huwag sana ang church natin parang Laodicea. Pag may nagpunta sa church natin, gusto umalis ka agad. Ang pangit ng flavor ng church na ito. Nakuha ninyo? So ang message pala, ang category pala, is not about spiritual temperature, it is about attractiveness and usefulness for the kingdom of God. Pero yun, nakuha lamang natin because we respected the original context. Ano kaya yung context ng Laodicea at ng surrounding area at that time? Ano ibig sabihin ng hot water, cold water, lukewarm water? Okay? And for that, we had to turn to extra-biblical resources, commentaries, notes. Ibig sabihin, huwag tayong mahihiya na gumamit ng commentaries. Kapag ayaw mong gumamit ng commentaries, if you say that you have nothing to learn from commentaries, anong tawag sa'yo? Pag sinabi mo na hindi mo kailangan ng commentaries, anong tawag sa'yo? Mayabang. Itong mga scholars na ito, they have spent years of their lives studying just one book of the Bible. Sasabihin mo, wala akong matututunan mula sa kanila. No, medyo may problema kaya ata sa self-esteem mo. Sobrang taas. Pero ang sabi nga sa amin sa seminary, kapag gumamit tayo ng commentaries, dapat ang approach natin sa kanila ay sila ay dialogue partner. Equals. Hindi sila master. Ibig sabihin, ang practical tip sa amin, ng aming professors, pag meron kang passage na medyo nahihirapan ka, just try to struggle with it. Basahin mo, come up with your own interpretation, kahit na tentative lang. After that, you can turn to the notes and the commentaries and then compare notes. Nakuha niya, parang, okay, this is my interpretation. Mr. Scholar, what do you think? Compare notes kayo. Dialogue partners. Ang problem kasi, kapag una mong binasa si Mr. Scholar, tapos saka mo babasahin si Bible text, ano mangyayari? Yung approach mo, colored na, nung sinabi ni Mr. Scholar. No? So, una natin, makapag-struggle muna tayo sa Bible text bago tumuyo sa, ano, sa commentary. Ay, almost 12 na pala. Supposed to be, meron pa tayong exercise, group exercise, pero skip na muna natin yon. Gusto kong, pero I would like to take advantage of the time, since wala pa naman 12, at kahit na kumakain na kayo, I hope, okay lang ba? Di pa kayo gutom? Magdagdag pa ako ng konting, ano, konting tip pa. Kasi ito nakatulong din sa akin eh, personally. Di ba sabi natin, we respect the original context, we respect the original situation. What if we put ourselves inside the original situation? What if we pretend, for example, that we are one of the characters in the original situation? Sa akin po, nakatulong po yun. And I will share this with you kasi baka makatulong din sa inyo. Okay? Just in the spirit na baka makatulong. Kuminsan kasi, may mga verses na sobrang popular, nawawala na yung impact in the thing. Nalalikit, alam nyo yun, yung mga memory verses na parang automatic mo nang nire-recite, wala na yung impact. Ha? Oh, John, sabi ni Pastor, John 3.16. Oh, wala nang impact yan. John 3.16, I am the way, the truth, and the life. John 3.16. Tama? Okay. Hindi pa siya nalilipasan ng gutom, okay? John 3.16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya lang, tinan yung pagre-recite ko, dire-direcho, parang wala nang meaning, wala nang impact. Nakakatulong itong technique na ito para ma-recover ano yung impact, ano yung dating sa original participants in the conversation. So dito, exercise natin, magkunwari tayo na part tayo ng kwento. Okay? Okay sa inyo? Magkunwari tayo. So, ang kwento, ano ba sa John 3, right? John 3. Ano yung kwento sa John 3?
encounter between Nicodemus and Jesus Christ. Okay. So, kung magkukunwari tayo na isa tayo sa mga characters, baka ma-recover natin yung original na dating nung palitan ng dialogue. So, magkunwari tayo. Kunwari, sino tayo? Si Nicodemus. Sige, si Nicodemus. Nahiya si Pastor magkunwari si Jesus eh. So, si Nicodemus. Kunwari tayo si Nicodemus. Okay? Kung tayo si Nicodemus, ano tayo? Tayo ay Jew. Right? Religious leader. Teacher. Tama? Okay. So, merong respetado tayo at merong mga expectations sa atin. In fact, dumating pa nga sa, may point pa nga sa kwento na sumbatan pa ni Jesus si Nicodemus, di ba? You are a teacher of Israel and yet you do not know these things. So, merong mataas na expectations sa atin. No? Respetado tayo. Etong kausap natin, ang tawag sa kanya, Jesus. No? And by this time, John chapter 3, ano reputation ni Jesus Christ? Sino si Jesus Christ dito? Ano? Prophet? Parang gutom na yata. Ako hindi ko na rabbi. Okay. By this time, nagsisimula na makilala si Jesus bilang sa John chapter 1, may kinuha na siya mga followers. John chapter 2, gumawa na siya ng miracle. So medyo nakikilala na siya. May mga pagtuturo na siya, may mga miracles na siya. Okay. So, ready? Let us make believe. Tayo si Nicodemus, lumapit tayo kay Jesus Christ. Nicodemus came to Jesus by night. Verse 1. Okay? O, focus muna tayo. Nakaka-distract yan, nag-aabutan ng mga paano, yung mga inumin eh. O, kaya actually sa ibang mga seminars, ang suggestion ko, please don't distribute food while the seminar is going on. Nadidistract yung mga attendants eh. Pati yung speaker nadidistract. Kung meron sana ng break, sana ginawa kanina before the seminar. Okay. So, ready tayo. Let us recover the mindset. Okay. Nasa kwento tayo, encounter between Nicodemus and Jesus Christ. Nicodemus, tayo, we came to Jesus by night. And we say, verse 2, Rabbi, very courteous pa nga tayo eh. Although hindi naman talaga rabbi si Jesus Christ. Wala naman siyang formal training eh. Ang rabbi, may formal training yan. No? Rabbi, pero out of courtesy, rabbi, my great one, teacher, guru, we know that you have come from God. Because no one can do the things that you do unless God is with him. Okay? Sinasabi natin kay Jesus, guru, very courteous. Wala naman siyang formal title na guru, pero guru. Alam namin, galing kayo sa Diyos. Kasi, wala namang makakagawa ng ginagawa ninyo, wala namang makakapagsabi ng tinuturo ninyo kung hindi siya galing sa Diyos. Agree kayo? Yan ang nangyayari so far, hanggang verse 2. Verse 3, ano sagot sa atin nitong kausap natin? Verily, verily, or truly, truly, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, no one can see the kingdom of God unless God is with him. Okay. So kung tayo si Nicodemus, ano dating sa atin nun? Ano yun? Ano na? Oh, mag-iisip ka. Anong isipin mo? I-recover natin situation, okay? Tayo, mataas ang position natin sa society. Respected tayo. But we are willing to talk with this. Hindi naman sikat, wala namang formal training, gumagala-gala, etc., etc. And we say to him very courteously, Rabbi, we know that you have come from God because no one can do the things that you do unless God is with him. Sinagot ba naman tayo? Truly, truly, I say to you, no one can see the kingdom of God unless God is with him. Anong dating sa atin? Kunwari, ikaw si Jesus, saan dating sa'yo? Ay, ikaw si Nicodemus, saan dating sa'yo? Insulted, mag-iisip. Ibig sabihin, ang layo, di ba? Ang layo eh. Sinasabi ko, sa palagay namin, galing ka sa Diyos.
Kasi wala namang makagawa ng ginagawa mo, wala namang makapagsalita ng sinasabi mo kung hindi siya galing sa Diyos. Sagutin ba naman tayo? Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka pinanganak na muli, hindi mo makikita kung anong talagang galing sa langit. You will never see the things of heaven unless you are born again. Anong kinalaman nun sa sinabi ko? Di ba? Parang, ano connect? Di ba? Ano connect? I think what Jesus Christ is doing here is He is beginning to challenge. Sa simula pa lamang, hinahamon na kaagad ni Jesus yung perceived na authority and perceived na capability ni Nicodemus para i-assess kung sino siya. Nakuha ninyo? What he is saying is this, "Oh, Nicodemus, so you and your colleagues have been observing me, have been listening to me, and based on what you have seen me do, based on what you have heard me teach, your judgment is that, oh, I have come from God. Because no one can do the things that I do unless God is with me. I am telling you this. Unless you are born again, you have no capability to judge whether anything comes from heaven or not." Nakuha ninyo? Chinalens ni Jesus yung sinasabi ni Nicodemus, "We are able to assess you. We are able to judge you. And our judgment is this." Ang sabi ni Jesus, binalikan niya si Nicodemus, "Akala mo kaya mo akong i-judge? No one can see the kingdom of heaven or understand what comes from heaven unless he is born again." Agree ba kayo ron? Actually, totoo yun. Kaya nga, every time we share the gospel, di ba? Every time we share the gospel, which is a message from heaven, we always pray. Because unless God steps in supernaturally and gives insight to that person, kahit na gano'n pa tayong kahusay, kahit na gano'n pang kaganda ang programa natin, he or she will never see the things that come from heaven. Right? Ultimately, the new birth depends on the grace of God, not on our skills. Not on the person's skills or faith or belief or expertise or learning. Always, God steps in by His grace. Kasi sabi niya, akala mo kaya mo kong i-judge. Akala mo kaya mo unawain what comes from heaven or not. I am telling you this, kung hindi pa ipapaunawa ng God sa iyan, wala kang capability to judge whether anything comes from heaven or not. And then we go to that famous saying, sinabi ni Jesus, "And this is one of those things that you have never understood. God so loved the world that He gave His only Son so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Let us try to recover the impact. Kung tayo si Nicodemus, tayo ay Hudyo, right? Anong ating paniniwala kung tayo ay Hudyo? What do we believe about our relationship with Yahweh, with God? Ano yung relasyon ng Diyos at saka ng mga Jews? Special people. Tayo mahal ng Diyos, right? What about the non-Jews? Ano relationship ni Yahweh sa mga non-Jews? Wala. Wala. Kumbaga, tawag nyo yung second class. Right? Ang sabi ni Jesus Christ, this is one of those things na hindi mo manawaan kung hindi papanawa ng God sa'yo. God so loved the world, not just the Jews. Kuha nyo? So that And so much that He gave His only Son so that whoever believes in Him, whoever, not just the Jews, shall not perish but have eternal life. God so loves the world, Nicodemus, not just the Jews, and He gave His only Son so that whoever believes in Him, not just the Jews, including the Gentiles, including the tax collectors whom you hate, including the prostitutes whom you despise, whoever believes in Him, not just the Jews, shall have eternal life. Nakuha nyo? Na-recover niyo yung impact para sa isang Jew? Yung dating kay Nicodemus. That was a revolutionary idea para kay Nicodemus.
And that night, I believe, was really earth-shaking for Nicodemus. Uy, iba pala si Yahweh. Much more than we expected, much more that we believe. Okay? So I hope that will help. We respect the situation, and sometimes nakakatulong if we put ourselves inside the situation para makuha na, ma-recover natin, ano ba talaga yung message bago tayo tumalon sa ating present context. Ngayon, hanggang dun lamang pong ating mga examples, and I thank you for your patience. Meron po, ito, introductory lang to. Sabi ko nga kanina, parang review lamang ito eh. Meron pa po tayong mga next modules. Ang gagawin po sa mga next modules, ano naman, interpreting according to a broader kind of context, in this case, genre na. Yung next slide, sir. Ano ba yung next slide? Kuya, yan. A broader kind of context, the genre. Ano ba yung genre? Literary type. Okay. Ito, sinimulan na namin sa, ano, sa... Saan tayo na gano'n na nagsalita noon, my love? Sa Baguio ba yon? Genre? Sa Baguio. And then, marami rin na-bless dito. Because ang Bible, hindi, meron naman siya iba't ibang klaseng genre. Hindi lamang siya straightforward na isang uri lamang na story. There are gospels. Next slide, sir. There are apocalyptic literature. There's poetry. There's prophetic literature. There are narratives, etc. There are epistles. So, bawat isa yan, may kanya-kanya mga approach yan. We respect the genre. We respect the intent of the author. We respect kung ano yung pagdating sa original audience based on the genre. For the next module, ang topic natin ay interpreting gospels and epistles. Tapos yung module number 3, interpreting prophetic literature and apocalyptic literature. Tapos module number 4, interpreting narratives and wisdom literature. Tapos ang module number 5, ang gagawin po natin, yung pag-interpret ng Bible, kinoconnect yung buo Old and New Testaments. Kuminsan kasi nami-miss natin yung habang nagpipreach tayo from the Old Testament o nagpipreach tayo from the New Testament, nami-miss yung connection between the testaments eh. It is actually one whole story. So, isi-share po natin yun, how we keep the entire narrative, the entire story, meta-story in mind habang nagpipreach po tayo o nag-aaral ng Biblia. Bilang teaser lamang, kumbaga trailer, coming soon, parang malapit nang ipalabas. what will be discussed sa next genre? Next slide. Sa gospel, we will discuss bawat author, may kanya-kanya mga objectives yan. Kaya naman, nagkakaiba-iba ng mga kwento. Kuminsan kasi may mga critics tayong sasabi, eh bakit yung pagkakakwento ni Mateo, iba sa kwento ni Marcos, iba sa kwento ni Lucas? Eh di, hindi mo papagkatiwalaan, we cannot trust the gospels. Pero sagot po dyan, unfair naman yung ganung klaseng criticism kasi we must keep in mind, they wrote depend na magkakaiba yung context nila. Kaya iba-iba ang arrangement nila ng mga titles nila. For example, si Lucas, very straightforward, medyo biographical ng kanyang narrative. Si John, ang ginawa niya, namili lamang siya ng 7 miracles, which he calls signs. Tapos sabi niya, pinili ko ito because this proves that Jesus Christ is indeed the Messiah, the promised Messiah. Ibig sabihin, may purpose siya for each miracle. Tapos si Mateo, ang ginawa naman niya, actually si Mateo ang very, very structured yung kanyang gospel. Yung mga teachings ni Jesus, ginroup niya into 5 groups. No? Kumbaga parang topical. May tawag na scholars, discourse number 1, discourse number 2, discourse number 3, discourse number 4, discourse number 5. Kaya necessarily, mag-iiba yung pagkakakwento ni Mateo sa pagkakakwento ni Marcos tsaka ni Lucas. So madaling explain po yun. Tapos si John, every time we come across a miracle na nasa gospel ni John, dapat isipin natin, okay, so ang purpose ni John, kaya niya pinili ito because this proves that Jesus is the Messiah. So how does this miracle prove that Jesus is indeed the Messiah? Okay. Nakatulong po sa akin ito na for example sa John chapter 2, yung changing of the water into wine, dati-dati nung bata pa ako, pinag-preach ako sa church namin tungkol sa John chapter 2. Ang inisip ko lamang, this was about showing the grace and the generosity and love of God na itong kinakasal na ito, hindi nga nabinigay yung pangalan, pero God stepped in to provide them with the best wine, etc., etc. Maganda yung ending ng ceremony. Incomplete pala yung message ko na yon. What I should have kept in mind is,
Okay, bakit pinili ni John itong particular miracle na ito? How does this particular miracle prove that Jesus Christ is indeed the promised Messiah? So that the reader will indeed believe na siya ngayon, and then by believing, the reader will have life in the name of Christ. So dapat ganun ang ating purpose. So i-discuss po natin yan sa next module. So I hope makapag-arrange po tayo ng mga next modules para sa patuloy natin pagre-review ng mga ways of studying and interpreting the Bible according to context. In closing, I would like us to close by blessing one another. No? Can I request you na mag-partner-partner po kayo? Tapos, you came here because you want to be better ministers of the Word, right? You want to be fruitful handlers and workers of the Word. Yung partner ninyo, ipag-pray nyo sa God, i-grant yung desire na yon. Lord, I pray for my brother or I pray for my sister, gawin mo siya na very, very productive and fruitful and effective minister of your Word. I-bless mo ang kanyang ministry. I-guide mo siya, palakasin mo siya sa kanyang pag-minister na yung salita. So let us spend siguro mga 5 minutes blessing one another, mag-form tayo ng pairs. I-bless ninyo yung partner ninyo, pray for blessings for your partner. And then I will end in a short prayer of thanksgiving and benediction. Father God, again we give you thanks for this day, for this morning. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po sa iyong pag-aalaga sa amin. Thank you for your sovereign grace. And thank you even for the beautiful ministry of the Word. What a wonderful privilege to be allowed to handle your beautiful and holy Word. But at the same time, what an awesome responsibility. And therefore, Lord God, this morning,
we declare our complete dependence on you para magampanan po namin ng wasto ang ministeryo na ito. Lord, we declare, kung hindi mo kami tutulungan, kung hindi mo kami gagabayan, Panginoon, napakadaling bumagsak, napakadaling magkamali. But Lord, our complete confidence and trust and faith is in you. Lead us, guide us, give us wisdom. At kapag may mga times of trial, encourage us, strengthen us, Lord God. Lord, I thank you for the lives and the ministries of my brothers and sisters here. Maraming salamat po sa kanila, Panginoon. Do bless them greatly. Expand the spirit of influence, Lord God. Make them very, very influential for the sake of their kingdom. Lord, allow me to pronounce blessings to my brothers and sisters. Mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapalang ito. The Lord bless you. The Lord keep you and protect you and your families. The Lord keep you and keep you healthy. The Lord guide you. And the Lord even open more doors, more opportunities for you to share the gospel, to make disciples. The Lord make you very fruitful indeed. At kung may dumating man ang mga obstacles, may the Lord Himself be the one to give you victory. May the Lord Himself be the one to see you through. May the Lord guide you and give you wisdom. The Lord be gracious to you and lift up His face to you. The Lord give you peace. Shalom. In Jesus' name. Amen. Trusting in what you